Ayan, good afternoon po sa ating mga viewers. For the first game, hindi pa rin nagre-reply ang ating mga players, no? Ang ating mga team captains, we have BTK PH main versus the Day Squad. Ayan yung mga maglalaban-laban ngayon, no? Wait lang ha, confirm na natin if ever na ano, main or hindi main yung maglalaro. Kasi actually, iba yung dalawa yung teams nila, yung isa kahapon is di naglaro. Hindi naglaro yung kahapon, no? Yung laban ng BTK PH. Wait lang, ha? Okay. BTK PH 2.0 tayo versus Day Squad. And then, Corpong Web versus the ANM na team, no? Wait lang, ha? BTK PH 2.0 versus Day Squad. So, yun lang. Edit lang natin, guys, para all goods tayo, mga lots, no? Di sure kung mag-ano na to mga lo. Di kung wala pa kasi silang ano eh. Wala pa silang confirmation. And alam nyo, madi lang pwede tayo mag-DQ, di ba? Kasi, syempre may quota tayo ang sinusunod, no? Shoutout po sa ating pong mga viewers. Ayan, shoutout guys ah. Shoutout mga lods. Wait lang natin guys yung ano, yung ating pong ang tawag doon, yung ating pong PM ng ating mga teams. Wala to mga to guys. Offline Day Squad, offline Day Squad. Offline po yung D-Squad natin. Yung BTK PH is nasaan? BTK to, PH 2.0. Wala rin confirmation. It's already 6:10 PM mga tols. Wait lang ha. Try natin kalkalin if ever yung anong-ano. Ito yung D-Squad oh. Ito yung BTK PH 2.0. Offline. Offline rin. BTK PH 2.0. Offline sila parehas, guys. Offline sila parehas. Paano kaya yan? Mag-ibata tayo. Wala yung ating both teams. Nako po, sino kayong lalaro? Di naman nag-PM tong mga to. Di naman sila nag-advise or nagsabi man lang, no? Hindi pa kami nakakalaro kahit isang game, sabi ni Phoenix Esports. Ano yan, Lodi? Reserve yan, reserve team, Lodi, no? Ay, maano pala, matigas pala ulo, no? Tournament to guys, nag-i-start na nga tayo mga lo, di kanina pa nga ako naka-live eh. Wait lang ha, send ko lang sa ano natin admins mga tropa para sure. Kanina pa po ako naka-live. Wala na naman, BTKPH. Wala na naman kayong players. Wala na naman BTK page natin. Tingnan natin yung Day Squad if ever andito yung ating pong mga Day Squad, no. Wait lang natin mga tropa. Open lang daw. Sige lo, denoted. Ang hinahanap natin, yung Day Squad, offline din yung Day Squad. Anong balak nila? Pag ito 6:20, maglalaro na, no? Phoenix, try natin. Free kayo 7, 6:20.
Free ba sila ng ating pong 620? Try natin if ever G sila ng 620. Po nag-follow. Noted. Okay, wala pa. Antay lang natin, guys. Nakalimutan ko na kasi muntun ko eh. May tournament kasi kami na sa IPN. Ngayon lang kami na-update ni Captain, which di na ako makapaglaro. So, papapilot ko na lang yung, ano, yung account ko. Kaso, nakalimutan ko yung muntun ko. Di ko maalala kung anong muntun. Pero pwede yata muntun. Hindi ko lang sure kung pwede ako sa muntun. Parang di, yan, inatay ko na lang guys yung ano, yung ating pong, sinong teams ang free ng 620 guys? Sinong team ang free na 620? Yung kompleto. Hindi kasi ako maka-mention ng everyone. Tingnan natin, andito na kasi yung BTK page 2.0. So, tingnan natin if ever na sino yung free ng 620 page, no? Page time. Pwede pa po ba? Mag-login na po kayo. Eto na pala yung D-Squad natin. Napasarap daw yung tulog, Lodi. Ako, Lods, ano pa? Kulang pa ako sa tulog, tropa, pips. Napasarap daw ang tulog si Idols, no? Game na. GGG, lagi na kayo. Wait lang, inom lang tayo tubig. Ako mga team captains. Dapat pag may tournament, paalam kayo ng 5:30. Tulad ko, for example, mag-shout kiss ako. Kahit na ano, I see tweet na nakakaano tayo, ano tayo on time. Mga 5, pwede kayo mag-PM. Kung nari, kakain kayo at saka liligo, 5 PM. Pero kung ligo lang, ganun, 5:30 ako. Nagpapa-alarm. Pero pag liligo kain, kasi tweet na 1 hour kasi manonood pa ako anime pag kumakain eh. So, episode niya is around 20 minutes. So, 30 minutes din kinakain kaya kailangan 30 minutes yung nakalat sa pagkain. Tapos kapag ligo, 15 to 20 minutes. So, goods na mga lodi, no? Hindi pa naman kompleto yung ating pong BTK Peach 2.0. So, if ever, sila yung papalitan natin, Lodi. Pero tingnan natin kung ano mangyayari. Tingnan natin kung ano mangyayari, mga Lodi, no? Nako po, yung mga team captains natin ay ano pa, natutulog pa ata itong mga to. Patay tayo dyan, boss. Natutulog pa, captains natin, tropa pips. Anyways, we are just waiting for them para mapag online, guys, no?
Mauna pa ata kompleto yung day squad. Tingnan natin mga lods, no. So, i-ano ko, digi-time ko start. Sige, adjust natin. Total, two teams silang wala. So, adjust natin ng, ano, 6:15. So, 6:25 DQ game 1. Ay, hindi. Kailangan pala. Ano yung close ko na pala? 6:30. 6:30 ko sino di kompleto. Papalita na natin. Pa-kompleto po. Pa-kompleto. Kasi dapat nag-start niya tayo kanini, no? Siguro mga ano, paano ba natin i-adjust? Kasi pare silang late eh, yun know, mahirap. I mean, walang ano. Pare silang di pa kompleto right na, oh. Shout out kay Merly Delphine. Thank you for the ano. Di ko rin alam kung paano yan. Shout out kay Merly Delphine. Di ko alam kung paano yan. Alam ko yan yung binibili. Tanong natin kay sir. Ito yung binibili sticker, di ba? Ito yung binibili, di ba na ano? Na sticker. Alam ko yata yung binibili na sticker, guys. Pero, tingnan natin. Last player for the BTK page. Kompleto po ba kayo? Kompleto po ba kayo as in? Tingnan natin kompleto ba as in yung Invictus natin para ano. Pero pag hindi kompleto, wala. Ano ha? Still, ano, antay tayo. Shout out po sa ating mga viewers. Ayan, shout out guys ha. By the way, pa-share naman yung live natin lalo sa mga maglalaro, sa mga GC guys. And don't forget to subscribe our channel, guys. Don't forget naman, mga tropa, no? Inaantay ko lang, guys. Pwede ba pin comment to? Pin message natin si Ato, si Merly Delphine. Kompleto ba yung as in? Kung kompleto kayo, kahit 6:25 siguro, palaruin ko na Invictus. Kung kompleto, ah. Kasi kung mag-aantay naman tayo sa lobby, patay tayo dyan. Kung mag-aantay na naman sa lobby. Ang tanong, di ko alam kung sino kumpleto. Yung kumpleto talaga, tropa. Sabi mo ganyan, pwede pa po ba? Lagi na po kayo ASAP. Napasarap po kasi tulog eh, sabi yung day squad. Like, seryoso ba? Seryoso ba? Sinong team kompleto right now? Shout out po sa ating 10 viewers. Ayun. Kompleto na ating BTK Peach 2.0 pero Discord natin nakapatulog yung nila pong team captain and nice yan mga tolls. Isa na lang daw kulang sa amin tropa. Adjust na lang natin. 6:30. Anong oras ba? Anong oras ba ano?
Kasi mga 6:17, nag-start, ay, nag-ganon tayo, labi na tayo, di ba? 6:20, 6:30 na natin. Pag wala pa ng, ano, 6:20, bawasan natin ng konti kasi last time, ano na eh. Dapat nga 6:25, DQ game 1 eh, 6:25. 6:20, hindi, pwede ba? Kasi maano oras pa tayo napaglabi, around 6:17 eh. Around 6:15 pa lang. I mean, 6:17 pala, 6:18 ganun. Plus 20 minutes. 6:28. 6:28 na natin para ano. Kasi, ang problema dito, dalawa silang wala. Dalawa silang kulang mga tolls. And nakapaglabi ata tayo. Around ano na mga tolls. Around 6 ano na lods. Medyo late na rin tayo nakapaglabi mga lods no. Eh, ano aros ba ako nag-PM dun, mga lods? Maaga ako na pag-PM, eh. Ano aros ba tayo man na pag-PM? 6:20 yung ano, eh. Nag-PM sila, mga ano na late na rin, mga tolls, no? 6:20. 1-0 ko na to, pag to 6:30, DQ na game to, lods. Ayan, tara guys, tara po. Wala na, nagpa-DQ na sila mga lods, no? So, antayin na lang natin guys, yung ating pong next na teams. Yung Invictus guys, sayang oras sa inyo, tropa pips. Sayang oras sa inyo, tropa pips. Dapat nagpa-alarm. Dapat nagpa-alarm kayo. Par captain kayo. You're captain of the team. Be responsible enough. Kasi sa inyo naka-entrusted yung schedule tol eh. Or yung tournament na lalabanan nyo, lods. Hindi pwedeng to longest dito, tropa pips. Situate na pag may tournament kayo, situate na sisiputin nyo, guys. Oo. Eto, tawang-tawa pa eh. Tawang-tawa pa, idols eh. Sino pong team kompleto? Sayang oras, it's already 6:30 PM. Pati yung BTK Pitch 2.0 kasi late mga tropa eh. Kaya ang hirap magbigay ng ano eh, ng oras. Tingnan nyo, 6:30 na guys, so around mag 6:30 na and yet wala pa tayo na i-start. Two teams kasi ano eh, pabaya eh. Hindi napansin yung oras. Tapos tawang-tawa pa tong day squad natin, no? Nakaka-trigger. Nakaka-trigger, no? Wizet. Anyways, antayin na lang natin sino mag-confirm. Wala pa nag-confirm, guys. Para mabilis, idols. Para mabilis yung flow. Pag kasi nag-switch to second pair, baka di na mga sila ready. So, tayo, baka naman majiji pa, no? Baka sila pa yung majiji na naman. Yung walang schedule, tropa, pips, ha, hindi pwedeng may schedule. Kapag meron kayong laban na ahead of time, is hindi pwede kayong sumali. Pero pag ano, pag, ang tawag din, pag wala pa yung schedule, mapa-new or mapa-old, kung natalo.
Ay, sorry, sorry. Sabi na Peace, di ba lalaro? Gusto daw. Sure na kompleto. Sure na kompleto. Ay, di po. Sure na kompleto as ngayon, as in. Sure na kompleto. Kasi baka magsasaya tayo ng oras sa lobby, Lods. Magpapakita tayo sa lobby niya, ni Fever. Sure na kompleto ba? Tatambay tayo sa lobby, ah. Anong ID nitong ano Reshi, Reshi Kidzune ID? Anong ID nung Reshi Kidzune or Invictus or Invictus? Kayo bahala kung sino si Reshi o si Kidzune mag si Reshi Kidzune or si Invictus pwedeng maglaro. So inaantay ko lang if ever sino yung player nila tropa. Login po. 46206 7133. Turn na. Follow back. Reshi Kidzune, no? Reshi Kidzune. Probably sa anime to, Reshi Kidzune. Pag itong ano, eh, or di ko alam, baka ano pangalan niya tapos into Japanese, no? Reshi Kidzune. And mamaya, we have here AENM. Nag-follow na yung AENM, guys. Nag-follow na sa'yo. So, prepared sila. Ang kalaban nila is Corpongwe. Oo, Corpongwe kalaban nila mamaya. Sana, ano, goods yung Corpongwe, mga tols, no? Corpongwe, RL. Sana ready sila, no? AA. Ready po kayo. Ka-start lang po ng game nila niyan. Mention lang natin para if ever ano para prepared ang ating mga teams. Antay-antay lang tayo, no. Swerte yung mga ano lumaban ng yung mga nagpa-dig, I mean yung mga nag-substitute, guys, kasi round 1 na to already o parang round 2 na. Kasi last week is elimination round, tapos ngayon round ano na. Round 1 na. So, daily eliminations, tapos round 1. So, parang round 2 na siya, mga tals, no? Parang round 2 na siya. So, swerte. Kasi, para kayo nag-skip ng isang round. Hindi kayo doble kayo. Kaya gaya ng BTK Pitch 2.0, nakadalawang, nakaisang panalo na sila before sila ngayon. Kayo, rekta na kayo, mga lods. Kaya, ang ganda rin nagsasub, mga lods, no? Ang ganda rin nagsasub dito sa ayun na, tournament. Kahit na ano, quarter, pwede pa rin maglaro. Kung tatalunin mo, yun ang tanong. Kung tatalunin mo, nga mga Lodi. No? Ayan, inaantay ko lang, guys. Etong ating mga teams. First game yan, no? First game po. So, last two players, guys, for the Reshi Kidzune.
Last two games. Waiting pa ako sa kanila, guys. Feeling ko hindi rin kompleto to. Ayan, last player na ata. Last player na guys, no? Ayan, all goods. Ready tayo guys, ready. Ready tayo mga lods, no? Nag-restart lang daw ng wifi. Nag-restart lang ata ng wifi, guys, no? Ready tayo. Okay na ata. Yung ating pong game. And guys, mag-start tags nating pong first game. Finally, guys. Na, ayun nga. Pero sabi nag-restart na doon ng wifi si Reshi Gizone. Eh, ready na eh. Dapat di kayo ready. Ayan nga po, first ban tayo for the BTK Peach 2.0. We have the link. Sabi na naman for the Reshi Gizone. Wait lang ha, edit lang natin guys yung ano. Reshi Gizone. We have a Reshi Gizone naman po. Ibaban po nila ngayon is Savior. Mention ko lang saglit guys yung ano, yung ANM tapos core pong way. Ready po, game on pa lang po sila. Ayan, so for the BTK PH 2.0, they will ban here the Franco. Sabi na naman for the Reshi Kidzune, ano ang kanilang next na ban? Ang next na ban nila po dito is Valentina. Ayan, no? For the BTK Peach 2.0, first pick, open po yung Grak, open din po yung 1-1. Ayan nga po, first pick dito is 1-1. Pero kung pwede kumuha ng counter na Link, pwede rin naman Clint. And speaking of the Grak, no, yung sabi ko kanina, no, Grak ang first pick dito, mga los, no? Ang bigat naman ng first two picks dito. May ano, meron tayong Karina, meron pa tayong Grak. Oo, pinagsabay yung pick na Karina and the Grak, no? And sa kabila for the BTK PH 2.0, kukuha naman po sila ng mashup pang kulit. Mangkukulit to for sure, guys. Napanaginipa ko na to. And core ball mode. Ayan, nalabas na rin yung ano. Sino kasing TikToker na ano, yung
si Justin, kawala na si Justin, guys, nilabas na niya yung about sa Balmond na core, which is, ano, parang bagong lason sa RG. Balmond core, mga tropa, no? And ayan nga po, for the ating pong Reshi Kidzune, ang kanilang pick po is, ibang ganda ng ano rin ng picks dito na Reshi Kidzune, guys, no? Oh, actually, ano pa nga sila eh, better pa nga actually, you know? Ang ganda, ang ganda ng lineup nila. And for the third band po dating Reshi Kidzune, we have the Cillian. Sabi na for the BT PH 2.0, ano, pwede nilang iban. Wala pang gold, wala pang tank. Ayan, Phobis tatanggalin. Kasi, bakit nga ba binan ng Phobis dito? Kasi mayroon silang 1-1. Mayroon silang 1-1. So, medyo alanganin po yung ating pong pick na 1-1 if ever na ma-open yung Phobis. Kasi, syempre, every dash ni 1-1 is, hindi siya, ay, every dash niya is merong ultimate si 1-1. So, merong capable si, ano, si Phobis ng countering, countering po yung isang 1-1 pick. And, ayun nga po, for the ating pong Reshi Kidzune, kanilang kukunin po dito is the Esmeralda. Sa BTK push, PH 2.0, Matic to, Tank, Masha, XP ang kulang sila and Mage. Or pwede naman din na ano, Tank Hilda. Ay, oy, XP Masha, okay. XP Masha tayo. And then last two picks is Atas po and the Lunox. Ayan, for the BTK PH 2.0. And for the Reshi Kidzune, last pick here is Brody. Brody. Pwede rin ano, clean Beatrix, mas maganda sa 1-1. Pag kasi yung Brody, tagal pumalo eh. Nakapag-stack na si, ano, si 1-1. Nakalipad na lahat-lahat. Hindi pa nakakabalo. Di pa nakapalo ang isang Brody. No? Kaya, a lot way, way better yung clean pick at saka Beatrix. Ayan. Pwede rin Claude. Pwede rin Claude, guys, if you wanna go for the Claude. Pero maganda na rin po yung ating pong Clint. One of the best. No? Clint or... Clint po or Beatrix. And by the way, this is the game number 1. And red nila po tayo for the AENM. Na-confirm na po yung kanilang mga captains and core pongwe. Dahil game 1 sila. So, matik to mga around kayo 7:30 pa maglalaro, no? So, antay-antay na lang for this tournament or for this matchup. Kasi hindi patapos ang ngayon lang tayo nag-start. 6:40 tayo first game. Awit yun. 40 minutes na. Sayang 40 minutes ng ating buhay. Sayang. Nag-iigpit na nga sila sir eh. Pero hanggang ngayon parang sunod-sunod pa rin yung pa-DQ. And yung mga late nyo guys. No? A lot waste of time kasi guys. Instead of bakbakan na 40 minutes. Nakatunga nga tayo 40 minutes. Which is ang baduy, di ba? Anyways, ayan nga po, for the first game natin for the BTK PH 2.0, we have Zazie for the Balmod, we have Mirror vs. Everybody tayo for the 1-1, Gio for the Masha XP, Sushi tayo for the Atlas, Kishiro para sa ating pong Lunox. On the other naman, for ating pong, anong tawag doon? Reshi Kidzune, we have Miss You for the Karina, we have Saip Got You, tama ba? Saip Got You tayo for the Grak, and right now they will secure this Little Wanderer, no? And then bench for the Eve, we have Reigns for ating pong Esmeralda, and last but not least we have Bobia for the Clint. Ayan po yung ating pong first game. At right now si Atas inahabol ng ating pong Eve and Garak ng kukulit eh, at mukhang feeling ko makakuha ng first blood to. Oy, may flicker, may second skill pa. Yes, may second skill tayo for the Atlas, pero hindi po tinamaan dito ng wall. Nadal siya yung tropa, and Balmond will secure another. Tama, secure lang muna ng kanyang orange buff, no? Tsaka kinukulit nung Grak natin. Pinipressure siya. Idagdag mo pa yung pressure coming from the Esmeralda. Nagka-cut sila dalawa eh, no? Same vibes sila, same vibes. Tamang cut si, ano, si Masha. Tamang cut si Esmeralda, no? Ayun, magtapatan dito. Ito nga po, 1-1. Kumukulit ata. Binabakuran ngayon si Phobia. Pero dito si Karina, tsaka si, ano, ha? Si Grak nakapwes sa ating pong top lane. So, medyo delikado yung tolls. Nakaabang dito ang ating pong mga Renzi. Wait lang nga, di ko kasi kabisado yung ano niya eh. Reshi Kidzune pala. Sorry for that, no? Kailangan si open. Di ko kabisado yung name nila. Ngayon ko lang sila. Ngayon, one of the new teams to. Yung ating pong Reshi Kidzune, no? 200 gold din sila, mga lords, no? For Reshi Kidzune.
And right now, turtle objective is up. They wanna go ata for the turtle objective. Pero tingnan natin kung si Atlas ay magta-try ba mag-go. Ito, binakura po dito si Eve. Binabagbag dito natin yung Masha. Pero wala silang makukuha dahil lang masisecure na po dito nating rescue zone ay ating pong turtle objective. Ayan. Wala pa rin ako ang first blood hanggang ngayon, no? Tagal nung ano nila, first blood nila. Wala pa rin till now. And ito nga, ating pong Grock here. Wait lang guys. Alisin ko lang saglit yung ano, nare-redirect sa Grock, sa ano, sa, ito, ayusin lang natin mga tos. Nare-redirect kasi sa Atlas. Kaya ka-geo natin yan, ano. Nare-redirect kay Atlas kapag, ano, automatically, so, pangit. Biglang gumugulo yung, ano, camera, para naka-camera shift, no. Bilin ko kami kasi yan, si Meryl Delphi take ulit sa, ano, sa, pag-avail nung ano, sticker. Alam ko yung mag-viper, di ko alam yung mechanics niyan, nung ano, stickers. Anyways, eto nga po, Atlas natin bumabelo, meron tayong Fatal Link, pero dalawa din naman dyan, ang kasunga lang, apat yung kalaban nyo dyan to, sa nakalibat po ating 1-1, and the Clint is down, that's gonna be the first blood for the 1, pero mamatay rin po yung ating pong 1-1. Ang dami ba naman kasi nakapuesto sa ating pong top lane for the ating pong Reshiki Juni, apat yung nasa top lane, parang dyan po yung Ivan, dyan din po yung Grock, dyan din po yung Karina. So, sunod-sunod, no? Gulat sila. Gagak nila, dalawa. Pero, ano eh, no? Andito pala yung mga members ng ating pong mga Reshika Junior. So, medyo alangan sila sa pwesto na yun. So, 1-for-1 trade lang. Palitan lang sila dun. Di, yun nga lang. Nagkataon na si Atlas ay na-wall block. That's why 2-for-1 trade pa. So, sila na yung nag-try mag-gang. Sila na-try mag-go. Pero sila pa yung natalo. Ito nga po, wall block tayo for the Atlas. I mean, wall block for the Grock. And Zazie, dying already, meron tayong Fatal Link ba? Wala tayong Fatal Link, kaka-Fatal Link na kanina sa ating pong top link. And nung kapabalam mo this down, sila may pa ng ultimate ng Grock. And that's gonna be a double kill para sa ating pong mga Reshiki Juni. Parehas mabilis yung ikot nila guys, pero natatalo sila dito, yung ating pong BTK Pitch 2.0. Pero again, maganda yung kanilang rotation parehas, mabilis mga Lodi, no? Pero faster lang talaga yung ating Reshiki Juni. Saka kasi, nade-delay kasi sila eh. Nade-delay sila ng ating kung mga Reshiki Juni. Yung BTK Pitch 2.0. Kasi tingin nyo naman, no? Talagang, they are trying to put a pressure dito sa ating Balmod, no? And right now, makakapag-invade ng purple buff. Tingin nyo, pa-level na yun si, ano, si Karina. Pa-level 8 pa lang si Sassy. Oo, kasi yung dinedelay siya ng Grock. Dinedelay pa siya ng Esmeralda. Pinupuntahan pa siya ng Esmeralda. Kaya medyo egos talaga. Oo. Tapos dalawang turtle natin pong Reshiki Juni. Ito nga po, we have the ating pong real world manipulation pop out. And Karina here na Fatal Link. Pero Fatal Link hindi tatala. We have the ultimate for the Grock. That's gonna be a double kill for the Karina. May triple kill pa nga ata. Pero mamamatay siya dito. Oop! Nice play for the Karina. Pero abutan ba dito ni Balmon? Hindi niya abutan. Grabe na may pang, ano, pang in-out dito ni Miss You, no? Napagandang play by the Karina. In-out. Mga lods, no? Ganda, no? Kanyang pagka-dash out doon, mga lods. 3-7, that's 3K gold lead, no? Ang maganda dito for Reshiki Juni, challenger sila, and round 2 pa. Or parang pangalawang round pa dito sa ating pong tournament. Kasi daily Elin, tapos round 1 na dito. So parang nag-jump sila sa round 2 if ever mananalo sila dito, no? Which is maganda, no? Maganda talaga nag-reserve, wish ko ako mag-reserve kayo. Kasi wala, kailangan kompleto ang inyong mga teams, no? Ito nga po, Karina here. We have the Fatal Link. Maganda ang setup. And here comes the loose. We have the Brilliance. Pero Brilliance won't be enough. Still, palung-palu pa rin ang ating pong mga Reshiki Juni. Babalik pa si Balmond dito. Tinatry, bigyan ng free. We have the ultimate for the Grock. And Balmond, patay po dito. That's gonna be a double kill for the Esmeralda. 3-9 po tayo. That is 4K gold. Habang tumatagal, lumalaki na lumalaki yung kalamangan nila. Plus, nakapag-invade at nakakapag-invade pa ating Reshiki Juni, guys. And the Lunox, patay po dito. Tinamaan dito, Flicker, sabay skill po ng ating pong Eve. That's gonna be another kill, no? Plus may turtle objective na naman. For sure, mag-i-start naman mag-turtle itong Reshiki Juni natin. Ang kailangan dito is patabayin yung 1-1 nila. And right now, hindi po tumataba ng ganun ka-solid. And ultimate time for the Esmeralda, Masha dying already at hindi aabutan dito, guys, no? Di masyado nakapag-farm yung 1-1 nila kasi nababantayan din. Pero, napupugo niya yung ating pong Clint kasi Clint already 0-4 na po in this game. And yun pa, finally masyadon po dito yung ating pong Karina. And Lunox, we have the Dark, pero awati kayo ng crowd control ni Eve.
Ngayon, may slow tayo from the eve. Kita nyo yung ating pong lahat sila is, ano naman, no? Ganda na kanilang standing. Ang, ano lang, pangit lang talaga is yung clip natin, which 0-4. Siguro, nababantayan naman siya, pero, medyo, hindi naman siya nag-aasim, eh, no? Talo lang talaga sa discarte ito pong clean. Pero pare sila eh. Dinadalawa si Reshi Kidzuna dito na clean. Dinadalawan din po dito yung 1-1. Same na sila inikukutan ng ating mga teammates. Kaso nga lang, talo ata sa discarte talaga si Lods Pobia, no? Kasi tingnan nyo, ayan, no? Madalas din nasa top lane eh. So parehas dalawa na madalas sa kanilang sides. Kaso nga lang, tawag doon. Kaso nga lang, talo talaga sa laning, no? Pero anyways, farm-farm na siguro, no? Nakakalipad kasi yung buwan naman. Pero actually, kailangan na ipok niya, no? Ni Clip, di na kailangan sabayin yan. And ultimate effort ng Esmeralda. Nice set up dito. And we have with the real world may finish up out. Grak, we have with the ultimate. Lunos is down. We have with the fatal link. Pero hindi yun sapat. Hindi yun sapat para kunin, guys, ang ating pong Eve. And again, Clip is down na naman po tayo, guys. Parang ano, no? Parang laki ng ambag niya pero hindi sa kanyang team. Sa kalaban, no? 6 kills sa kanyang lima. Di ba? Siya halos lagi namamatay. Na-shotdown lang yung Karina kanina eh. And with the ultimate for the Esmeralda, nag-miss yung kanyang ultimate dito, guys. No? Siguro switch na ng lane. Switch na siguro ng lane. Esmeralda mag-gold lane. Kaya naman yung tanky niya eh, yung 1-1 kahit makalipad eh. So hindi gaano maging effective po yung ultimate ng 1-1 if ever na switch lane sila. Ayan na nga, narinig ata ako, switch lane sila. Clint would be going on the bottom lane tapos si Esmeralda dito sa top lane tatapos sa ating 1-1. Pero nag-switch din ata sila and we have the Grak, we have the Flick, sabi ultimate and boy pa rin po ating Grak. We have the ultimate for the Esmeralda naman. Binabakuran, real world manipulation pero walang babatay kay Idol Eve. We have the Fatal Link pero di makalabas po yung ating Masha and we have the Flicker. And Lunos is down. Nakuha po natin clean. Pero the Lord goes to the BTK PH 2.0. And finally, bumubwelo po tayo for Fovia. It's gonna be a double kill. Iniiwan niya yung 1-1. After niya mag-clear ang mini wave, iniiwan niya yung 1-1, guys. And then straight talaga na pumunta sa ating pong Lord, no? That's why, giving here the advantage on the team fight, 5 versus 4 sila dito sa ating pong team fight. But, andun yung but, guys. Yung nakuha yung Lord ng ating BTK PH 2.0, yun lang. Pero yun nga, lumamang sila sa ating pong laban dun. Dahil nga, eto nga po, we have the Wind of Nature nakalipad against the Clint. And eto nga po, Clint ay pagsabayan. There's gonna be another kill for Clint from 0-5-3-5 agad ang kanyang standing. Pero dahil nga, lumamang sila sa ating pong laban kanina, no? Eto nga, wall block, sayang yun. Sayang yung kuha na yun, mga Lods, no? Dahil lumamang sa teamfight kanina, no? Dahil nga yun nga, nakipag 5 versus 4 sila. Madali-daling i-clear out po yung ating pong Lord objective, no? O yung nakuha ng BTK Pinch 2.0. Yun nga lang, hindi nakuha ng Reshi Kidzuna, so hindi nila nagamit yun as their advantage, mga Lods. No? So, sayang din sa part dito na ating pong Reshi Kidzuna. And we have the Fatal Link. Tako po sa sa hangin, nag-ultimate si Tropang Atlas, and eto nga po sa ating pong top lane naman, si Clint ay mapipitas na naman. Ano ba item dito? Ng ating pong Clint and the 1-1. Ayan, compare natin mga Lods, no? For the 1-1 here, we have the Corrosion Sight, Windtalker, and the Wind of Nature. And maybe going for the Tina Shield to counter the Karina po in the Eve. Sabi lang for Phobia, wala pong Wind of Nature, Scarlet Phantom for his item, and then Endless Battle, no? Magda dyan, mag-Wind of Nature ka na, tapos mag-defend, kahit na ano ba pwede. Endless Battle. Usually kasi, Endless Battle. Tapos, Berserker's Fury, hindi ako nag-Scarlet. Berserker's Fury, Despair, tapos Malefic Roar. Tapos kapag defensive, Thunderbelt, Matic, Thunderbelt, or Wind of Nature. Pero actually, kapag may Wind of Nature, pag meron ka 1-1 na kalaban ng 1-1 kalaban, pwede ka mag-Wind of Nature agad ng early. And we have the ultimate for the E, pero ma-shutdown siya na ating 1-1 dito. Ultimate tayo for the Grak, pero meron tayong Fatal Link. Oop, Clint, nadikitan dito. Malayong tuloy si Clint dito and Clint dahil already bagsak po yung Clint natin, guys. 3 versus 5 ang ating laban dito. Binabagbag ni Masha. There's gonna be another kill for the 1-1, guys. 2 versus 4 ating laban. Pero Grak and Karina mukhang confident na makipagsuntuhan dito, guys, against the BTK PH 2.0. Kaya ba?
Kaya ba dito? Patay po dito si Atlas. Ininex pa ata dito, guys, yung ating pong Masha. Kaya, men, kaya. Kayang is, ano, kayang tumagal yung Karina talaga doon sa laban na yun, no? Wala silang taga-burst na wala yung Lunox nila, eh. Yun lang ang pwede maging sobrang effective against dito, guys, no? Yun na pwedeng, ano, sobrang maging effective, mga lods, no? At eto nga po, we have here the Masha. Naku po, pinasok ang boom barangay Tibay natin. Wala yung Masha ngayon. 4 versus 5 na ngayon. Pwede na tayong mag-go for the Lord. Pwedeng-pwede na mag-go sa Lord ang ating pong Reshi Kidzune. Kaso nga lang, huwag nyo paliparin yung 1-1. Naku po, rock, binabakuran dito. Zino-zone out niya. Pero wala pa nag-start na Lord. Ang mukhang igutan nila, we have the real world manipulation papa. Pero hindi kita po na fatal link dito ni Atlas. May fatal link tayo. Dalawa naman dito ay nadapat po yung ating 1-1. Grabe, binigay sound effects yung ano, no? Yung ating pong 1-1. And that's gonna be a double kill for the Balmond. 5 versus 4 already, pero mukhang natalo pa dito, no? Nice play for the BTK Peach 2.0. Kay Sushi, no? Yung mga damage, yung kanyang inuna, which is the Eve, no? And ito nga po, si Clint ay mukhang maghahabol. Tatlong members ang dying dito. And patay ka rin dito. Patay ka rin dito. Wipeout po tayo for the Reshi Kidzune. 15-20 tayo, guys. And even though lamang po sa kills etong mga Reshi Kidzune, yung Lord ay second Lord na to mapupunta for the BTK Peach 2.0. When it comes to team fight, kailangan po ni Eve good positioning. Yun na kanila winning condition. Kay 1-1 then is yun naman na kanila winning condition is makalipad, mga lords. Pag nakalipad, well played yun, mga lords. Pero eto nga si Grak mukhang magtatry makakuha ng ating pong Lord. Pero may Red Littles and Mash dito. Tamang palak, tamang bagbag dito, no? Tamang balagbag dito. Kaya kay Idol Eve. Shout out po sa ating pong mga viewers. Shout out, guys. So, ayan nga po. BTK Peach 2.0. May Lord sila ngayon, guys. And we have the ulti for the Esmeralda. Nag-ultimate na. Meron pa tayo fatal yung mabibigay. Fatalink pero nag-miss. Hangin natin naman dito. We have the real world manipulation pop out. BTK Peach makapag-out dito si Atlas. Pero na-flow po yung ating pong bottom lane, guys. May Lord objective pa yun. Nalabad po ating 1-1. Esmeralda ang tinutukon dito na ating pong 1-1. Mag-aabol sila. Grak, mamamatay dito. May ultimate yan, tol. Pwede yan, Balmod. Naku po na may flicker out nga lang from the Grak. So, Grak is still alive dito and kicking. Pero nakakuha ng third tower dahil sa ginawang clash na yun ng ating BTK Peach 2.0. Alam nila na may Lord eh. So, pwesto nila is sa top lane. So, hayaan nila mag-flow yung top lane. And then, target doon is makuha yung bottom lane, no? And Esmeralda is down. Kailangan mag-out nila dito. Ubos dito. Maubos kayo dito, par. Atlas din na mag-fatalik. Pero mamamatay po yung ating pong Atlas. We have with the Brilliance. Karin is down. 3 versus 3. Kaya bang harapin to na ating BTK Peach 2.0? Dahil konting-konti na lang din po yung kanilang mga buhay. Ayan, disengage. Well played yun, mga lots. BTK Peach 2.0. They got here the third tower po sa ating top lane. And yung ano pa, bottom lane pa. So, nakadalawa ng turrets. Etong ano, mga lots, no? Etong mga BTK Peach 2.0, mga tols, no? Ayan, panalong-panalo. And that is 4K golded already for the BTK Peach 2.0. We will do item check after no Masha mag-engage. Pero mag-engage siya. Mamamatay yung Masha dito, lods. Kahit na pure dami, pure kunat ka dyan, hindi ka tatagal dyan pag nakadikit na dikitan kayo dyan. Ayan, item check lang tayo, guys. For the core dito, guys, natin pong Balmond, no? We have the Curse Helmet, Guardian Helmet, Dominus Eyes, and we have the Bloodlust and the War Axe. Hindi siya actually pure tank kahit na core siya dito, mga lods, no? And hindi, I mean, kahit na, syempre, sobrang uso yung pure tank. Ito nga po, we have the Fatal Link and Lunox. We have the Ruby Diddy for the Lunox. Ito nga po, Grak is down. Pwede rumekta ngayon. Mukhang habulin nila dito, no?
Ay, naku po, hindi nila rekta. Ito, ito nga po, yung ating pong one is nakalipad dito in Masha. We have the Winter Tranch of 4 Risky Plays. Ito nga po, napag-buy time pa. Encounter na rin po ng 1-1 natin. Pero 1-1, mamamatay dito sa kamay po ng Esmeralda natin. At mukhang wipeout ata tayo, guys, for the BTK PH 2.0. Kaya ba? Hindi, hindi nakuha. Ako, oh, bumalik pa si Gio. Hindi kaya, mga Lodi. Anyway, sa yung back to what I'm saying a while ago, before sila magkaroon ng clash, si Balmond kasi, hindi siya kailangan mag-pute, ang kailangan niya rin ng War Axe, mga Lodi. Super important sa kanya War Axe to provide damage. Compared to Karina, kahit na walang ano yan, kahit na walang magic item yan, is, he can really burst damage sa kanyang ultimate, no? And skills as well. Ayan nga po. For the Karina naman, we have here the Curse Helmet, Antikiras, Guardian Helmet, Blade Armor, and the Winter Truncheon. Yun nga, yung Winter Truncheon to counter the 1-1. Para pag nakalipad, and sa kanya nakatutok, pwede siya mag-Winter Truncheon para makancel po yung 1-1. Mm-mm. At ito nga, binabawa si Lunox. Lunox here, napa-flicker out. We have the Fatal Link. Sinabihan po na Real World Manipulation pa. Pero tanggal po yung Esmeralda. At Esmeralda is down. Now po, binabasag na po yung ating Lord Objective. Tanggal po dito yung ating pong Karina. May immortality, pero hindi yun tatagal, mga Lods. May immortality pero di rin magtatagal mag-out siya dito kasi low life syempre immortality eh. Ayan tayo nga po, the Lord Objective goes to the BTK Peach 2.0. 3 lords na nga nakuha nila, mga Lodi, and I do think na eto na, eto na inaatay nating lahat, eto na pagtatapos nating game number 1. If ever, no, mamamaximize, no, if ever mamamaximize na eto, men. If ever mo maximize natin BTK Page 2.0. By the way, shout out po sa ating 17 viewers. Ayan, thank you so much. And don't forget to subscribe our channel, mga tropa. So, mga tipo po nakasubscribe na ating channel, make sure nakasubscribe kayo para update kayo sa mga bawat uploads natin and mga live stream natin sa mga tournament and syempre, mga announcements na rin and events sa mga giveaways and stuff natin, no? At ito nga po, si Nerd agad na mash natin. Nice set up for the Atlas. Apat na ako dito pero kakaunti rin ata ng ating pong Grack. Pero Eve is down. We have the Brilliance for the Lunox, mga Lods. Kaso nga lang, Atlas dito mamamatay. Oo, mamamatay siya dito. 4v4 yan. Kaya bang ano, tapusin dito ng ating pong mabiti at Peach 2.0. Mukhang alanganin sila, Lods. Tanggalin yung masya nila dito eh. Parang alanganin sila dito sa pwesto na to, no? Pero tinitingin natin kung papalag sila dito, no? Alanganin sila. Even though that was a really nice setup, pero hindi nila nabigyan ng follow-up. Sayang. Ang satisfying siguro na moment na yun, no? If ever na biglang tunaw. Ano ba item nung ano? Nung Lunox natin? Yan. Anong item? Yung parang ano? Parang wala masyadong damage. Ito nga po. 1-1 here. Nakalipad. And and kill tayo, guys, for the Balmond. Ayan. Tanggal niya. Ano ba item yung 1 na Lunox? Holy Crystal pa pala. Holy Crystal na lang to. Ay, Holy Crystal na. Tapos Divine Glaive na lang kulang. Para may penetration siya against the anti-magic. At ito nga po, 1-1 here, nadidikitan. May palipad ba si 1-1? Walang palipad si 1-1, nagamit kanina, di ba? Eh, no, kaya di na kaya palambutin dito yung ating mga Grack, guys. And tamang ikot tayo, masher in dito, nasa ating pong likod, Eve. Dying po already, nag-miss yung fataling dito ni Sushi, no? Sayang na yung alam po, si Eve still alive and kicking. Buhay pa din. And still, hindi pa rin po tapos ang ating pong laban. Siguro another lord ang waiting for the BTK Page 2.0. And syempre naman, they will secure this lord objective na lang, no? .23-27, that's tricky gold lead. Naka po, ito si Idol, ano dito, Clint, is tinatry lang. Eh, nakakuha po ng Lord ang ating BTK PH 2.0. Ngayon ay, tatry ba nila mag-go? Tatry nila at ang i-go, guys. And 1-1 die already. Nakalipad po ating 1-1 Grack. Patay po dito, sabay Clint. Tanggal po dalawang immortality dito. May ultimate for the Esmeralda. Nice setup yun, guys. Pero may Fatal Link tayo. Nakuha dito ni Atlas. And that's gonna be a double kill. May triple kill pa nga for the Lunox. At mukhang ubos ang ating pong mga Reshi dito, guys, no? Ang ating pong Reshi Kidzune.
ubos sila mga tropa, peeps, no? Ayan, shoutout po sa ating pong mga viewers. Well played, well played. Oh, even doon nakabawi si Clint dito, hindi na rin nag-effective yung ano niya, no? Yung kanyang Clint talaga, lagi napipitas mga tropa. Wait lang, invite na lang sila guys ah. Bawi, bawi tayo for the Reshi Kidzune guys. Bawi, bawi. Ayan, paano guys pa? Accept, accept kayo guys, accept. Ayan, bawi-bawi tayo, guys. Bawi-bawi tayo. Wait lang, guys, ah. Wait lang, guys, ah. Yan, pampleto na lang guys sa ating pong mga teams. Pampleto, pampleto. Pampleto, pampleto guys. 7:05 tagis na kapag lobby. 7:15 is DQ game to mga Lodi, no? Makulit tong Phoenix Esports, sabi niya. Last 5 bigyan pa kami sked para ma-ready po kami. Nasabi na ni Sir Lester kanya sinagot na siya 2 times kasi nakita ko nito na nag-backread ako na ay nga full slot na po kami and mga bagong teams po sa June pa mabibigyan talaga ng schedule. Yung mga inas namin na papalit is ever if ever may DQ. Tulad nito, Renshi Kidzune, wala new team to. Pero dahil DQ sila, dahil DQ po yung ating pong laban kanina. Or isang team natin, which is the day squad, they can play on the tournament as long as nakompleto dapat sila. Kaso nga lang, unfortunately, kung sino maunang teams yun, syempre kung sino available, DQ, kung sino on the spot na available, siya na ang lalatag tropa. Pwede kayo magabang na ganun, round ano na to, tapos na elimination round natin, round 1 na tayo, elimination round and then round 1. So sa round 1, nag-skip na kayo na isang round, kung na gano'n kayo, kung nagpa-reserve kayo guys, para kayo nag-skip na ng round 1. So, maganda yun kasi natap, parang bonus, nakabonus na kayong isa mga Lodi, no? Konti na lang gagawin nyo guys. Di ba? Konti na lang gagawin nyo guys, no? Ahem.
Lipat tayo doon. Lipat po yung ano, isa natin, tropa. Kikinan natin. Tulog ata. Tulog ata. Tulog ata, guys, no? So, antayin lang natin. Antayin lang natin, guys, no? Baba, baba, baba. So, yan. 1-0 tayo in favor of the BTK Peach 2.0. And, magandang game nila. Magandang game nila, mga tropa, peeps, no? Maganda yung game nila, maganda yung game nila, tropa, peeps. Ayan, ready na lang po tayo kay Phobia. Ready, bench Phobia. Phobia, Phobia. Ready, Phobia, Phobia. So, si Phobia na lang, di po nag-ready, no? So, pag nag-ready siya, start agad tayo. And then, ready na po yung ating next na game. We have AENM versus Corpong Wei. Ayan yung ati pong second pair for today, mga lods. And bukas, back to first pair tayo, mga lods. Kasi wala akong stream dito ng 15. So, sasalin ko yung cast niya today, no? Sasalin ko yung cast today gamit yung ngayon, yung ano, 13, no? So, May 14 and then May 16 na yung kasunod, mga lods. Wala tayong May 15 na stream, no? Ayan, so ready po tayo, guys. Sino pa hindi naka-ready? Si Bench. Si Bench hindi pa po naka-ready. Merienda Well po, Merienda Well, Merienda Well po. Nag-merenda pa ata to, guys. Nag-merenda ata kay si Bench. Patay tayo. Invite nyo ulit. Invite nyo ulit, mga tropa. Invite nyo ulit, nag-merenda. Naging merienda ata, guys. Patay tayo dyan, boss. Patay tayo dyan, boss. Ngayon pa nagmerienda, ngayon pa ang game number 2. Invite nyo ulit, Lodi. Merienda, naging merienda. Nagano ata, nag-food trip pa si Tropa Pips, no? Food trip yarn. Ay, hindi yung kasama, hindi yung kasama. Hindi lalaro yun, hindi lalaro yun, hindi lalaro yun. Hindi ba lalaro yun, hindi ba lalaro yun si Bench? Ah, hindi daw lalaro, okay. And guys, ating pong first ban for the Reshi Kidzune. We have the ating pong Valentina. By the way, comment naman po sa ating live. Katahimik nyo naman po sa ating pong live stream. Ayan, sa ating BTK Page 2.0 naman. Ano ang kanilang baban? No? Baban nila dito is Ling. Ang ganda ng pick actually ng ano ng ating pong Reshi Kidzune. The best actually. Parehas maganda. The draft was good. Rotation was good, guys. Nag-aatalo lang sa clash. Kasi yung kanilang ano eh, winning condition eh, no? Yung 1-1. Pag nakalipad yung 1-1, wala silang magagawa. 1-1, tapos setups was good from the grok. Even though, yes, nakasabay rin talaga ating Reshi Kidzune. Magaling dito Reshi Kidzune, guys. And then nga po, tinanggal po nila sa 1-1. Sa kabila for the BTK Peach 2.0, Franco ang kanilang tatanggalin. Eh. Ayan, we have the Karina first pick tayo, mga Lodi. Karina first pick, guys. Ayan, gaya na kanila kanina, no?
We have the Esmeralda naman tayo. Esmeralda po tayo and the Grack for the BTK page 2.0. Ayan nga po tayo for ating pong kinuha naman po nating BTK page 2.0. Sorry. Reshi Kidzuni naman po. We have the ating pong Kari and the Dairot. Ayan. Sa kabila for the BTK page 2.0, we have the Balmond again, no? Balmond again ang kanilang kukunin dito mga tropa pips, no? And for the BTA page 2.0, they will ban here ating pong Atlas, no? Sa kabila naman, for the ating pong Reshi Kidzuni, kumuha ng pang-counter naman ng kunat. Tingnan nyo naman, ha? First 3 picks for the BTA page 2.0, Esmeralda, Grack, and Balmond. Sobrang kunat ng kanilang lineup ngayon. So, napagandang pick nung Kari. Kasi, anti-kunat si Kari, di ba? Parang tank killer siya. Kumbaga sa item, pisa siyang Demon Hunter Sword, no? Tank killer siya, mga tropa. Ayun, ganda ng pick nila, no? Na Kari. Tutunawin ating mga members for the BTK Pinch 2.0. And last but not the least, we have the ating pong Dairot. And they will ban here the Claude. Sa kabila is Atlas naman tatanggalin po ng ating pong BTK Pinch 2.0. Ngayon, last two picks nating Reshi Kidzuni. Ano yan? Lunox. Pantunaw din, no? Pantunaw din talaga. Ang kanilang kukunin dito. We have the Lunox po and ay, Harit! Okay, interesting pick. Ngayon lang ulit ang nakita ng isang Harit, no? Harit support ata sila. Harit and then we have the Kufra for the Reshi Kidzuni. Sa kabila for the BTK page 2.0, we have the last pick savior. Ayan, game number 2 tayo guys, game number 2. Ayan, game number 2 tayo guys. First game tayo for the BTK page 2.0 and good luck po sa ating pong both teams. Ayan, good luck po sa ating pong both teams, no? Ayan, for ating pong game number 2, we have Reshi Kidzuni. We have Karina tayo for the Dre, okay, Inawa for the Kari. We have Reigns for the Dairot. Fubia tayo para sa ating pong Harit and Miss You tayo for the Kufra. On the other naman for the BTK PH 2.0, ang kanilang player, no? O kanilang picks dito, we have Gio for the Esmeralda. Sushi tayo for the Grack. And right now, kinukulit niya kayo natin pong mga Reshi Kidzuni, no? And we have Zazie for the Balmond, no? Mirror vs. Everybody for the Beatrix. And last but not least, we have Kishiro for the ating pong savior. Ayan. Pantunaw sila, no? Kari. Pero tingnan natin kung maging effective ang kanilang Kari pick. And talo pag si Gio when it comes to the laning. Hindi niya pwede sabayan si Dairo kasi Dairo pick yan. Ilang beses na ako nakaharap ng isang Dairot kapag Esmeralda XP ako. And really, sobrang sakit sa ulo ng isang pick na, no, na Dairot, mga Lods. Sobra, hindi nyo kakayanin, mga Lods. Mapa-petrify, yan, kahit mapa-flicker, mapa-execute tolls. Ang hirap din talaga tapat ng isang Dairot, mga Lods. At mukhang mamamatay si Dairot dito, kaso binabakuran ni Phobia. So, play safe na si Sushi dito. Ano, hindi na lang niya gino, pero one hit na lang sana si ano, no? Si Idle Dairot doon. Tapos makapag-flicker pa. Pero pwede may pang-dash. May pang-dash out po si Idle Dairot. At eto nga po, 1-0 tayo. Nakakuha na sila ng first blood, no?
And that is 500 gold. Konti lang naman yan. Ito nga po, si Idol. Inaabot si Kisho with the sprint and Phobia. Yung tama, tipi-tipi. Kanina first game natin, hindi sila tumitipi-tipi. Pero ngayon, ay tumitipi-tipi si Phobia ngayon, no? Sa tipong game number 2. Kumukulit si Tropa. Medyo lugi rin talaga sa draft, eh, no? Pero kaya sumabay. Pero cleaning pa lang kasi, guys. Maganda yung laning nila, Dairot. Tapos harit pa, no? Ito nga po, Karina here will get this turtle objective. We have the Zaman Force abay binalibag dito. Niyakap po natin Kufra, guys. And then, Karina versus the Grak naman po naging palitan na yun, no? Ganda nung yakap din ng Kufra. Pero di nila nagawang patayin si Sazi. Oo, yung ating pong Balmond dito. Sayang din nila nagawa ng paraan, no? Si Gio, walang kwenta yung hinaharas mo dyan, Lods. Kung ako sa'yo, tol, wag mong pilitin na i-go yung Dairot, man. Kasi hindi kaya yan, Lodi. Hirap kalaban yan. Hirap kalaban yan, Lodi. Hindi nyo kakayanan yan. Dapat dyan, ano lang, hayaan mo mag-clear yung Dairot. Yung strategy dyan na pwedeng gawin is either paunahan mo na yung Dairot or mag-cut ka. Kasi talo mo mobility yung ano Dairot, eh. Yun nga lang, huwag ka magpapalapit kapag nalapitan ka, GG. Anyway, abid na ultimate for the Kufra na setup. Apat ang tinamaan dito pero may ultimate tayo for the Grak. Sabi, awatin po dito si Karina. Sayang, ganda sana lang gulat nun. Kaso nga lang, yung harit nila is on the middle lane pa. So, hindi nabigyan ng agarang follow-up. Pero that was a really nice setup for the Kufra. Ayun nga po, flicker sabay yakap. Apat tinamaan dun, no? Kaso nga lang, kinula ng puwersa. Ito nga po, Beatrix, binabakura. We have the shotgun. Pero buhay dito si Okinawa. And talo pa ata kayo dyan, men. Talo pa nga ata sila dun, no? And Beatrix is down. Hindi kinaya, walang damage output. Kahit na shotgun ka, tols. Wala kang damage kay ano sa ating pong carry kay Okinawa. Okinawa pala yun, no? Eto nga po, lumipad yung ating po Esmeralda. Meron tayong talon. Zazie, tatry i-go. May flicker pa yun, ha? May flicker. And dahil nga na pag-flicker nga, kaso walang pa-back, ano? Hindi pa-atras, patalon sa bakod. Ang ginawa niya is, dito nauntog siya dito. Nauntog siya and may ultimate tayo for the Balmond to secure the kill for the Dairot, no? Wala na flicker siya na si Kufra, eh. Sayang. Yakapin niya sa akin, no? Nagamit kanina sa setup, no? And turtle objective is up! Another turtle! Tingin natin, hindi na makapag-contest. Medyo late na nalilate na rin po si ating pong BTP 2.0. Plus, yun nga, late plus early nakapush yun agad dito. Ating pong mga Reshi Kidzune. Ito nga po, we have been the setup for the Kufra. Pero hindi nyo na setup yun. Isa lang po ang kanyang tinamaan dito. And the Grak lang. We have been the ultimate for the Grak. And the Kufra is down. Ayun. Kahit pa paano, nakabawi sa kills. Objectives as well. Nakabawi. Pero in terms of the turtles, ayun, napupunta for the Reshi Kidzune. Tingnan natin kung makabawi sila, no? Para umabot ang game number 3, if ever, no? Magkaroon pa ng decider match. Pero kailangan micro yun dito ni Esmeralda. Pero ang sakit ni ano. Grabe naman yun. Babalikan dito ni Idol Gio. And that's gonna be another kill. Tahimik lang si Gedli. Pero 3-1 na po si Esmeralda. Pagkakuha ng first blood ni Dairot. Ayun lang. First blood lang. Wala na sumunod, no? At pwedeng kunin dito ating pong first tower in the top lane. And Gakiwi na pa sprint. Tamang zigzag. Ayan, no? Yung trend niya sa TikTok na yung zigzag mga tropa pips, no? Ang dami nagsabi sa ROTC, ano, mandatory, no? Bawa daw zigzag doon sa military, ano, parang military training. Hindi naman against doon, pero siguro pwede na bigyan ng option yung gusto at saka hindi. And we have the ultimate for the Grak. Saber, medyo, ayun, tagilate yung kanya, ano. Pero Kufra tinamaan doon. Tinamaan namin Kufra, pero hindi doon sa mismong center of the team fight, no? At eto, tingnan natin yung go nila dito. Hindi kasi mapush siya, pinipilit ni Reigns na i-push talaga yung ating first tower sa ating top lane. And yet, hindi pa rin niya makuha-kuha talaga yung first tower on the top lane, guys. 16.6k, parehas silang dalawa, no? 6 minutes tayo. Car is down! Nakuha po sa ating bottom lane. Pinipilit i-push eh, no? Pinipilit lang i-push. Pero yun nga, ang hirap din talaga yan. Pinipilit nga, and yet, si Idol Esmeralda, pinapatay naman yung Dairot. So, habang nagpupush si Dairot, naka-freed si Gio. Iba sila ng goal, eh. Goal ni dito ni Dairot is to push. And si Esmeralda naman to go for the kill. So, pulado na siya pagdating, no? And Esmeralda with the ultimate, pero retribution tayo. May retry holder tayo. And sabi ko nga sa inyo, Balmond dito, medyo nalilate talaga. Hindi na talaga nakapag-contest. And ito nga po, Savior, tamang out. We have with the ultimate for the Savior. Grak na nakapag-ultimate na.
Tingnan natin mag-engage ngayon ating BTK Page 2.0. Mabibigay yata, bibigay na naman ata, guys, no? Yung ating pong Lord objective, guys, no? I mean, turtle objective, sorry. At ayun nga, sa ating pong bottom lane na nagang dito, dalawa, Beatrix is down, Grack is down also. Ayun nga, sabay, tinitipitipianan nila, no? Ito mga ano natin. Rhea, parang confident sila na, ano, na mananalo sila, no? At ito nga po, Saver. Patay na naman yung si Saver, guys. Pero makukuha naman niya yung Iskari. So, worth it pa rin yung naging trade na yun. Support versus the Golden, mga lods. Kilala mga pag-farm, mga bawi. Ito nga po, where the ultimate for the Grack. Naka-free po si Beatrix and Kukufra here. Nag-ultimate, pero nag-out. Tinakbon siya ng mga kasama niya. Nag-out yung Harit, nag-out din po yung ating pong Karina. And I think, patay po dito, guys, yung ating pong Kufra. Kufra here. Pwede na po mess sa Lord etong mga BTK PH 2.0, pero medyo alanganin sila kasi medyo mataba din itong ating mga members from the Resiki Zone. Pero actually, pwede mag-go mauna sa Lord po mess to kasi wala pa yung kanilang tank. So on the way pala yung tank nila. If ever kaya nilang i-burst agad, no? Pero wala tayong nakikita movement dito for the Esmeralda as well as the Beatrix. And yung Sammy Delin din ng BTK PH 2.0, no? Wala tayong nakita movement na they are planning, they will plan to go for the Lord objective. Still, dormant. Dormant eh, no? Dormant sila dito, no? They still aren't going for the Lord objective. They are just waiting patiently for a chance or opportunity, guys, na ma-open up for them. Francis K. Parehas, eto magkabila team sa atin. Beatrix is down. Naku po! Naku po, mga lords. Tanggal dito si Beatrix. At eto na, mukhang Resiki Zone will try to go for the Lord objective. Nareset po yung ating pong Lord. Tamang chill. Disengage, pero I think kukunin nung Resiki Zone. Hindi nila papalagpasin dito yung opportunity ng mga pag-Lord. Oo, eto na po, Kufra Bumabelo, stretching siya dito. Ultimate tayo for the Grack, canceling out. Harry is down, and Balmon nakakuha ng kill, pero Karina will secure this Lord objective. At eto nga po, Karina nakakuha ng free hit. Balmon is down. Shadow na po dito, guys. All 10 po ating standing. Dalaway na tanggal sa kanila. Nakapag-lord pa ating Resiki Zone. Mukhang game 3 is waiting pa nga, eh, no? For this pair, no? This match-up. Tingin natin, no? If ever maudlot pa ang ating BTK Kish 2.0. Dahil, ayan nga po, Karina, going in. Nag-miss yung ultimate for the Esmeralda. And try mag-sustain. Buhay pa din sana. Pero mapapatay po siya ng die-rot natin. And, well, uy, ultimate. Wall. Ultimate time for the Grack, pero nag-miss yung kanyang ultimate. Di nabuta po si Karina, pero first kill aabot yan kay Dyrot. Pero tingnan kung mapapatay kanyan, men. Ah! Patay pa dito yung ating pong Grack. Nakakuha pa yung dalawa, no? Nag-Grack pa sila dito. And then, nadali pa. Nadali pa kayo dito. 12-11 po tayo. 3K goal dito in favor of the ating pong Resiki Zone. Siguro, ang ganda nung ano nila, rotation is good, okay naman yung rotation nilang both teams. Nagkakatalo lang, BTK Page, parang ginigive lang nila mga turtle eh. At ito nga po, Saver's down, pero awatin po ni Lodi Grack. 2-for-1 trade, that's gonna be a double kill for the carry. Yun nga, back to what I was saying a while ago, rotation was good. I mean, rotation is good, no? Rotation is good, pero mabagal kayo pumes sa objectives compare sa Resiki Zone. Early pa lang talaga nakapuesto na, and they are really going to the ano eh, to the objectives, to the turtle, to the Lord, no? Compare sa ating BTK Page 2.0, talagang ano sila eh, playing safe malala, playing safe sila to the point na hindi nila masyado na ano, na nabibigyan pansin yung ating pong mga turtle and Lord, mga lords. Eto nga po, Grack, patay na po dito ating pong Grack. Saver here, maganda pwesto dito. And carry is down. Nakao natin Saver. Ultimate tayo for the Esmeralda. Dalawa dito, tatlo ang re-rest po dito. Pwede mag-go ngayon. Pwedeng pwede, guys. Pero Kufra, may setup yan, tolls. Doubling it na for the setup ng Kufra. And eto nga po, Kufra, setup.
Ayun, at eto na ang gati ng api, susugod, pabalik. Ati pong Reshi Kidzune 3 versus 1. And again, maganda ang ginagawa talaga ng Reshi Kidzune for this game number 2. May Lord pa ngayon, naabot naman yung kanilang core dito, pero for sure, baka ma-zone out kayo dyan, tropa pips, no? Baka ma-zone out kayo dyan pa nagkataon. 17 seconds for this Lord objective. Item check muna tayo, guys, for the core natin, guys. For the Karina, here we have the Curse Helmet, Thunder Belt, Brute Force, and Radiant Armor sa kabilang. For the Balmond, here we have the Curse Helmet, War Axe, Guardian Helmet, and Dominance Eyes for the Balmond. Tama nga, no? Kailangan lang sama-sama and makapag-put up kayo. And double ingat for the Kufra, kasi Kufra here, ang ganda ng mga setups niya. You need to watch closely kung saan nakapwesto si Kufra, and double ingat lang din, tropa pips. Kasi yung setup niya talagang pang game changer, eh, no? Masabi mong pang ano, eh. At ito, and si, ano, si Kufra, guys, oh. Kailangan mag, ano, pumalag natin BTK Page 2.0, guys. Ito, Balmond na una. Naku po, patay ata agad si Balmond. We have the ulti for the BTK. And nakuha po dito yung ating pong saver with the setup po natin pong Kufra. Flicker sabay ultimate, guys. And, ayun nga, tatlo. May Lord pa dito ang Reshi Kidzune natin. And I do think na, game 3. Game 3 tayo, mga tolls, no? Game 3 tayo, guys. 2013. Kaya pa bang ma-defend? Kaya pa ata nila dito makabawi. Pero medyo mahirap nga lang at alanganin. Ito nga po, Kufra here, nag-setup. Pero may stun. Kufra is down. Kailangan ma-defend to, guys. And we have the Zaman Force for the Harit. Ultimate time for the Grok para awatin po ang lalo yung momentum po ni Harit, kasi sasayawan kayo ng Harit dyan. Pag di nyo napabagsak ng mga 5 seconds, mga tolls, no? Talagang sasayawan kayo nyan. Ngayon, nakuha na po yung third tower on the bottom lane. Same as the top lane, kuha na rin dito, guys. Mid lane na titira. Pero di kayo na actually defend dito, guys, sa ating pong game number 2. Pero matatagalan nga lang, no? Shoutout po sa ating mga viewers, ha. Defend malala for the BTK PH 2.0. Nihirapan sila, eh, no? Hindi nila kinaya yung ating pong game number 2. Ayan, kailangan makabawi and ultimate time for the Grok. Natalo na din si Dierot, guys. Kaso nga lang, Esmeralda mamamatay. Setup again for the Kufra. Sunod-sunod na setup na naman. Lagi sila napipick offan, mga Lodi. Kailangan wag silang pahuli doon. Kasi yung setup ng Kufra, yun ang babaligtad, eh, no? Lagi rin sila nakakakuha dito ng kills. Dahil nga doon sa setup po ng ating pong Kufra. 22-14. Laka na ng kalamangan nila dito, no? Sa ating pong game number 3. Game number 2. And nga po, Kufra again. Set up na siya, pero kinasalt ng Grok. Pero hindi yung sapat. Para watin po dito ang ating pong... ang ganda ng free ito. Ang ganda ng free dito na ating pong Reshi Kidzune. That's gonna be a double kill for Reshi Kidzune. Panis! Tinitipi-tipihan na lang kayo dito ng ating pong Harit, guys. And same as Okinawa. Tipi-tipi sila dito. 24-15 and babagsak na yung mga third towers. May delay na lang. Ang kaso nga lang, may Lord na naman. 10 seconds tayo for the Lord objective. And BTK PH 2.0, medyo alangan talaga for this game. I do think na game 3 talaga is waving. Game 3 talaga is waving dito, guys. Game 3. Unless ma-epic ang back nila siguro. Siguro ang dahat mauna yung Grok. And then Kufra, bigyan nyo na agad. Pag nakita nyo Kufra, bigyan nyo na agad, tropa. Kaya naman ipanish yung Kufra, eh. Diba? Kaya naman bigyan agad. Ito nga po ang ating pong carry. Napa-ultimate na yun, ha? Napa-ultimate na agad. And while the carry is clearing out minion wave on the bottom lane, andito naman sa ating BTK PH 2.0, andito naman sa Lord. Eto, nakapwesto sila dito. And Grok, gusto agad i-punish. We have the ulti for the Grok. Pwede ba tayo mag-engage?
Andito yung Esmerado. Pwede guys. Pwede. Kaso nga lang meron tayong carry sa ating bote na hindi na clear out dito isang minion wave guys. At tatapusin natin yung game. Tatapusin natin yung game ng carry guys. Kaya bang matapos yung game? Patay tayo tol. Talo men. Talo guys. Ayan, game number 3 tayo mga Lodi, no? Game number 3 tayo. First game tayo, guys. Game 3, guys. For the first game natin, we have here the BTK Peach 2.0. Game number 2 for the Renji. Or, sino ko ito? Reshi Kidzune. And game 3 tayo, mga tolls, no? Ngayon, sino yung pa-follow ko sa kanila? Follow ko na lang si Phobia. Follow na si Phobia, guys. Para ano? Follow back. Hindi ko sila ma-add. Wala siya. Hindi naglaro eh. Wait lang nga. Try tayo mag-ano. Natalo kayo dun. Ayan, game number 3 tayo mga tropa pips, no? Accept idols. 7:45 DQ po ang ating pong game 3, if ever. Ayo, Sebas, sinireject. Nireject ako ni Bench. Nireject ako, guys. Tagal na, ano, game 1 pa lang, 2 hours na tayo. Ayun, ano, tawag doon, 4 pair pa lang, 3, ano, 2 hours na. Ay, na-umpleto na, guys. Siya po sa ating 14 viewers. Siya, guys, ah. And ready po tayo for the game number 3, guys. Ready. Ready po tayo for the game number 3. Ibang player ata nila. Di ba maglaro si, ano, si Mir vs. Everybody? Kaya ating invite ulit si Mir vs. Everybody. Ready tayo, guys, for this game number 3. Again, game number 1 for the BTK Peach 2.0. Game number 2 naman po tayo para sa ating pong Reshi Kidzune. Ahem. 7:45 DQ game number 3, guys, if ever di sila mapag-online. Lasing na po, idol, sabi niya. Lasing na daw, nagiinuman daw ata sila. Ready po, guys. Ayan, game po tayo for the game number 3. Good luck, guys. And this is a decider match sa ating pong decided match between those these two teams, no? So, sino manalo, siya yung mag-advance po to our next round, mga Lodi, no?
Ayun nga po, first ban for the BTK Peach 2.0, they ban here the link, guys. They ban here the link sa kabila naman for the Reshi. For the Reshi Kizuni naman, guys, we have here the... Ano po ang kanilang tatanggalin dito? Valentina. Okay, Valentina ang kanilang tatanggalin, no? And for the BTK Peach 2.0, we have with the Franco naman, no? Mukhang ma-open ulit yung ating pong mga Grak Arena. Open ata ulit yan, Grak Arena, mga lods, no? So, ano ang pwede nilang kunin dito, no? Kayang tinanggal, magkakabigayan nga Grak Arena, magkakabigayan sila dito. And, pero eto nga, for the BTK Peach 2.0, akin nilang kukunin po muna is 1-1. Ayan, 1-1 muna tayo. And then, for the Reshi, Grak Arena, men. Sabi ko na, Grak Arena, guys. Pinainom lang tayo tubig, guys. Ayan nga, we have the Karina po. Sabi ko sa inyo, ganun ang pipik eh. Grak Karina, guys, no? Sabi na for the BTK Peach 2.0, ano ang kanilang balak dito, no? BTK Peach 2.0, high loss, no? Highest kanilang kukunin. And then, Balmod. Walang kasawa ang Balmod, no? Walang kasawa ang Balmond. Ayan, Balmond, and we have Gio again for the Masha. Ganon din ang strategy, kukulitin ng ating pong mga members dito. Oo, hindi agad papalevelin ng early. Sa akin naman game number 1 natin, no? Dinedelete talaga niya isang Karina. And we have the Dairot, no? Dairot for the Reshi Kizuni. Sabi na for the BTK Peach 2.0. Ano kaya pwede nilang tanggalin dito? Support sa Cecilion ata. Or pwede actually Eve. No, binan nila Saber dito eh. Same pa silang walang support. Ayan nga, sabi ko sa inyo, di ba? Eve po ang tatanggalin nila dito, no? We have with the ban Eve. And then, sa kabila naman po, for the Reshi Kizuni, ano ka nalang magiging last 2 picks dito? Gold lane, tsaka, ano, support ang wala sila eh. Okay na rin yung Clint, if ever. Clint, another Clint pick. O kaya, Beatrix, guys. Bruno. Tingnan natin kung mag-effective yung Bruno. Bruno pick tayo, guys. Ang natatapan na is 1-1. Support. Cecilion sana. Cecilion para may pampunit. O kaya, Lunox na naman. Atlas, tapos Lunox, or Atlas, Cecilion. Para mas trip ko ata Cecilion, no? Kasi kanina, naban yung Cecilion, eh. Ay, Atlas, Lunox ulit tayo. Atlas, Lunox tayo, and then, for ating pong, ano, Reshi Kizuni. Ayan, for the Reshi Kizuni, guys, ang kanilang last pick dito is support Cecilion. Ay, Chang'e. Chang'e tayo for the last pick. And good luck po sa ating pong game number 3. Good luck, guys. Bawi. Bumawi ang ating pong ano, no? Backshot. Open pa yung backshot. Pero they have the Karina already, guys. So, hindi na siya magiging option. Backshot tank. Mayroon kasi yung backshot tank ngayon. Hindi na masyadong pinipick, no? Oo nga pala. Masha nga pala XP nila. Masha XP. Hindi siya Masha tank. Pero nanggugulo pa din naman si ano yung Masha dito. Kahit na ano. Kahit na... I mean, kahit na Mash XP siya, still, kumukulit pa rin siya mga Lodi, no? Kinukulit pa rin niya yung ating mga members na ating pong
Reshi Kidzune. Ayan, good luck po sa ating pong both teams. And we will be having the game number 3. For the game number 3, we have BTK Peach 2.0. We have Mir vs. Everybody for the 1-1. We have Zazzy for the Balmod. We have Gio for the Masha. Sushi tayo for the Atlas. We have Kishiro for the Lunok. Sa kabila, for the Reshi Kidzune, we have Miss You for the Grack. Dre tayo for the Karina. Reigns tayo for the ating pong Dairot. We have Oki Inawa for the Bruno. And we have Phobia for the Karina. And right now, eto nga, tingnan nyo naman na iniintroan agad, binabakuran agad dito, no? Yung ating pong nanggugulo agad dito si Idol Atlas, no? Para malibre yan ngayon ng Little Wanderer, eto pong si Lodi Sassy. Tamang ulit. Saka, kailangan double effort for the BTK pitch, eh, no? Nakita nila yung potential ng isang ano, eh. Saka for me, medyo talaga, ano eh, hirap talaga rin sila, no? Dito, nung game one, number 1, medyo talagang sided with BTK Peach 2.0 yun. Pero yung game number 2, talagang kain sila. Di sila makapalag talaga. Etong ating mga BTK Peach 2.0 nung ating game number 2. At yung nga po, siyang inabakuran dito. Pero dito mga may stand dito ni Idol Atlas. Sayang naman yun, no? Plus, sinabol na siya dito. Na-dodge dito yung ano eh. Na-sprint pa for the Chang'e. Musi na ito lahat ng ano support, halos lahat ng support is nag-go na for the sprint, no? Pansin ko lang. And even yung mga tanks natin, more on sprint talaga. Eto nga po, we have the Grack dying already. Pero sa ating pong top lane naman, nakakuha na ng mga gold plates. Eto mga ating pong mga, tawag doon, Reshi Kidzune, no? Nakalibring object, nakalibring gold plates na on the top lane. Ngayon dahil doon sa libring gold plates, sila na po ang lalamang sa ating pong gold. And right now, eto na po ang ating pong Reshi Kidzune versus the BTK Peach 2.0. Meron tayong title objective. Umiikot na dito si Grack. And Lunox here na pag-ultimate. Balmod will get this title objective. Plus, meron tayong Fatal Link. And this guy be the first blood for the Balmod. Didikita pa ni Dairo dito. At nakuha niya yung Lunox. Pero mukhang mamatay rin po yung ating pong Dairo. And mash tuloy-tuloy na po sa pag-angat. Dito maman yung kanyang slow. 3-4-1-3. And kung kanya tinitipi-tipihan nyo kami eh. Dito sa ating pong mga Reshi Kidzune, kami naman ang TTP ngayon, no? TP, tumitipi sila, tumitipi kanini. Nag-i-spam TP pag nakakapatay, no? This time naman, si BTK Peach 2.0 naman ang kukulit at magtitipi-tipi nga sa face, no? Hirap din kasi uli ni Chang'e, may second skin na dito, may sprint pa, Lodi. Halos lahat talaga ng support, Xavier, Cecilion, Sprint, yun nga, Saber, Cecilion, mga Sprint, mga Lods. Mostly yung mga di kailangan na Flicker, syempre. Ito nga, we have the Fatal Link 4D, ati pong 1-1, hindi makakalipad, hindi makakapag-out dito yung Bruno natin kasi nagamit yung kanyang Flicker kanina. So, walang kawala, hindi pa siya purify dito. And we have the Meteor Shower, ultimate time for the Grack. Nakukuha nila din si Balmod, ang ganda naman ang ginawa dito, no? Ni Idol, miss you. Oo. Grabe nga yun din yung kanilang setup dito. Plus, sakto yung kanyang Meteor Shower, no? Meteor Shower, nag-spam. The Chang'e will provide the damage. And then, Grack will provide the crowd control. Enough stun. Or enough para patayin nga dito. Enough dito na crowd control para makill po yung kanilang Balmon. 5-2 tayo, no? Mukhang mapupush yung bottom lane natin. Wala tong Fatal Link, diba? Walang Fatal Link eh. Pero pwede siya mag-second skill. And then we have the Meteor Shower. Zinuunot na talaga. Talagang binus na agad ni Chang'e yung kanyang ultimate para ma-zone it. And we have the Flicker. Sabi, ultimate po natin Grack. And Fatal Link naman isasagot po natin Atlas. Kaso magkakabigayan dito. Dalawa na po ang bagsak for the BTK Peach 2.0. That's gonna be a double kill for the Karina. At isa pa dito. Triple kill pa tayo. Pero makakalipad po yung 1-1 natin. Hindi na gawang makalipad ng ating pong 1-1. 4 versus 3 ang nangyari palitan na to. And Okinawa dahil nga dito, wala siyang katapat, pwede siyang umubos ng buhay po ng ating pong target sa ating pong bottom lane. Naku po, ang ganda ng mga laro na itong ating mga tank, no, yung ating mga ginawang setups. And ito nga, Bruno, patay dito. May flicker yan, tol, pero i-go rin siya dito. So, 4 versus... Oop! Nice wall, pero sapat ba yun? Kaya bang abutan dito yung BTK Peach 2.0? Nice! Nakuha po na dito yung Bruno. Parang 4 versus 4 trade lang din sila dito, no? Medyo nakapag-push nga lang yung Bruno natin.
Ganda nung setups nung tank natin, both sila maganda, yung Grak and then as well as the Atlas, no? Palitan lang sila dito eh. At ito nga po, we have the Fatal Link, Karina ang gustong kunin. At dahil doon, syempre nakuha nila yung Retriever eh. Nakuha nila yung Retriever, that's why 1-1 will secure this Lord objective. Nakalibre nga eh, na crowd control dito si Idol Karina guys eh. Kaya sumolid eh, no? 11-6 guys, 16k pareha sila. Oo, tingnan natin ha. Kung sino magwawagi for this game. Dapat ni-retry lang yung Sazi. Ba't di mo pa ni-retry? Inultian mo pa. Ultimate tayo for the Dairot. Walang abawas-bawas. Pure tank si, ano, si Gio. For sure. At ito nga po sa ating mong bottom lane. Nakakasabay na naman. That's gonna be double kill for the Bruno. Item check tayo mamaya after mamatay po ni Sushi dito. Or after nung Balmond. Hindi niya kaya patay yung Balmond. Hindi na kaya, kunat nila parehas. Ayan, item check tayo guys, for the ati pong core, for the Balmond, we have with the, going for the Curse Helmet and Guardian Helmet. Sa kabila, Karina here, Curse Helmet ang kanyang first item. Going pala siya for the Curse Helmet, mga tropa. Ito na nga po, dying lap already dito si Idol Masha. We have the Conceal, gusto ata niya i-go si Lord Zio dito. Pero tingnan natin si Idol Miss You. Meron niyang, ano, Fatal Link, ha? Fatal Link, nakuha po niyo ni Chang'e, pero walang kasama. And we have the sprint. Sabay, sa setup pa ngayon si Idol Grak. We have the wall block. We have the medyo shower. At eto nga, sasaluin dito, buong buo. Buong buo dito, guys, sa ating BTK PH 2.0. Abang ka lang daw, sabi ng Bruno Panis. Balaman is down. Atlas is down also. And sa kabila naman, we have the Bruno naman po natanggal nila dito, guys, no? 12-11 po tayo. That is 1k gold in favor of the Reshi Kizune. Lunok sa pa-ultimate dito. Kaya nang patayin din si Dairo. Definitely, guys. May flicker. Kasi medyo late si Kishiro. Medyo late siya nag-flicker. Tapos na eh. Sayang, no? Alam ko, bawal tayo mag-trash talk in-game. Pero di mga, ano yun? Trash talk yun. Sa GC, pwede man trash talk, mga tols. Abang ka lang. Pero wala naman sinabi. Hindi naman ako sinabi na trash talk, guys. Abang ka lang. Wala naman sinabi. Mahina, bobo, ganun. Wala namang, ano, offensive language na naganap. And we have the Fatal Link. Nagkamali ng Fatal Link dito si Idol Atlas. Atlas will fall down. May shower ibabato ng ating pong Chang'e. And 1-1 nakalipad. Patay na naman po dito si Bruno, guys. And then, 1-4-1 trade tank versus the Goldie po. Nangyari palitan na yun. Ano ba ang item dito ng ating pong mga gold lane, no? And we have the ultimate for the Grak, pero di naibangga yung kanyang ultimate dito. May shower again for the Chang'e, pero Grak will fall down. Wait lang. Check tayo ng items ng ating gold lane. For the 1-1, wala pang kahit yung item eh, no? Corrosion Sight and then Wind Torrent going for the Wind of Nature. Sabi lang, Okinawa. Endless Battle. Tapos, Berserker Fury. Pwede rin pala mag-demon hunter serve muna si Mirverse everybody if you don't wanna rush this Wind of Nature, no? Pwede naman. Eto nga po si Idol Atlas. We have the Fatal Link. Dire is down. He's sure already dying, guys. Kaso nga lang, tingnan ko papalag ating BTP 2.0 lang na wala na silang Fatal Link dito. At eto nga, umaangat ngayon at po mga Reshi Kizune. Nako po, talo rin sa push to mga to eh. Na isang tower pa lang ina-push dito natin BTK Peach 2.0. Reshi Kizune got 4 towers already. So doon pa lang lamang sila. And we have here the wall block. Pero nag-miss yung ultimate po ng Grak. And enough ata para kunin si Gio dito. Gio already dying. Oop! Isang one hit na lang. Sayang. Isang one hit na lang. Hindi pa nadali dito si Masha. Makapitas pa tuloy sila dito, no? Chang is down. 10 seconds time for the Lord objective. And wala lang pong outer turrets ang mga BTK PH 2.0. Nilinis na po natin pong mga Reshi Kizune. We're with the Lord objective, 5 kompleto, Chang'e po yung wala, pero si 1-1 is nasa bottom eh. And habang busy guys, ating pong mga Reshi Kizune sa ating bottom eh, habang ginagang dito, they can go actually for the Lord, pero Bruno muna ang tinanggal nila. Kasi actually, pwede naman sila mag-Lord kasi may Lunox naman sila. Kayang-kayang tunawin po yung ating pong Lord objective ng isang Lunox gamit yung kanyang Dark, pero they didn't went for the Lord objective. Kinawa na dito is Bruno muna. And then, tamang farm muna. We have the Fatal Link na dikta po dito si Chang'e. Pero Chang'e here,
Meron tayong split. Ang open na split ngayon kay ano no. Sa ating pong mga support, ngayon si Sushi wala na siyang fatalink dito dahil na po siya dito. Kaso nga lang, Lunox makakuha po na ating pong siya. NG yun, umangat kay Reigns. Nag-miss yung kanyang ultimate. Shout out tayo for the Lunox and we have the ultimate for the Grock. Baba ko rin po si Idol Balmond and Balmond will fall down. Pero direct as well. It's gonna be a double kill. 2-4-2-3 lang po ang nangyaring palitan. Ngayon meron tayong Lord Objective at sino ang mag-start? Eto na, Reshi Kizune. Starting here, the Lord Objective. Wala silang Reti Holder so mataas yung chance na makuha na Reggie Kizune. Pero kaya silang patayin ng ating pong mga BTAP 2.0. Dalawa yung wala sa kanila. Pero ayun nga, sige po yung Lord. And we have the Flicker Out for the ating pong Bruno. We have the Fatal Link at makakalipad yung ating 1-1 dito ha. Makakalipad, mga loss. Ang taas takyan. We have the Inspire pa. Ay pata, eh, hindi nakalipad yung 1-1 natin. And makapilis pa ata. Makapilis pa yung ating pong ano no. Yung ating pong Reshi Kizune ng isang Atlas. Ako po pinaisa lang ating pong BTP 2.0. Swerte nung ano no, Reshi Kizune. I mean, swerte at saka magaling din kasi. Hindi lang puro swerte, syempre. Pero swerte nila, rekta sila sa ano, round, parang round 3 na no. Tamang free tayo dito no. 2018, that is streaky gold with mga lods no. Ay, tamang farm lang din muna eto mga ano natin, no? Ati pong BTK Peach 2.0. And we have the ultimate for the Grock. Nakakuha ng free dito, guys. Dire is down dito, mga tolls. Kaya ba nilang rumekta na dito? Hindi ata kaya rumekta. Hindi na kaya rumekta. Probably they will wait patiently for the Lord objective or talaga antay malala for the Lord. Silang muna. Si Dyrot medyo na 1-6 siya dito, eh, no? Talo siya against them, ha? Siya 4-0. Pero syempre, yung masya natin kasi, more than 1-on-1 lang. Hindi siya pwede pang teamfight talaga. Saka, di siya ganun katatagal sa ano. Di siya ganun kagad makakapag-burst. Ayan, we have the ultimate for the Grock. Si Atlas, waiting for opportunity. Habang si Bruno ay tamang provide ng pressure dito sa ating pong bottom lane. $21.18, that is 40 gold with mga lods. Tama, TPC, okay na. Uy, madikitan ka ng Fatal Link dyan. We have the Meteor Shower. They wanna take down here the Atlas, guys. Gusto tanggalin agad-agad, no? We have the Flicker for the Atlas. Wala, zone out malala. Na-zone out sila malala, guys. Plus quarantine mode, so hindi sila makaangat. And ubusin po ang mga resources na available for them. Ubus na mga tropa. Wala silang makuha right now eh, no? Dyrot, eto nga, sinasabay nung Masha. Pero wala to, hindi to, ano, walang gusto mag-engage siya kanila. Ano lang to, poke lang, and then try lang makapitas. And if ever makapitas, pwede. At eto nga po, Masha, here we have the audience for the Dyrot. Wala rin kabawas-bawas, eto na po yung ating pong Atlas. Fatal Link ang gustong ibigay! Eto na dito po yung 1-1, no? 1-1 na ating shield pa yung 1-1 natin. And Masha here, patay na po dito ating Masha. Minus 1 tayo ngayon. Mukha Reshi Kizune. Pagkataon para mag-Lord Objective. Reshi Kizune. Minus 1 tol eh. Naku po, talo pa nga ata. BTK PS 2.0. At eto, nakuha yung purple buff. Pero syempre ang plano dyan is to get here the Lord Objective, mga lods. Aba si Okinawa, dalawang players na kinukuha niya dito, mga lods, no? Nagka-trash talk daw. Hindi naman sabi lang, ano, puro ka lang abang. Kasi diba trash talk yung tropa? Wala naman bad words. Abang ka lang sabi niya. Eh nga po, Karina is down. I mean, Karina, sorry. Karina will get here the ating pong Lord Objective. Eh, depende sa ating admins. Wait lang, ano chat ba? Abang ka lang ang sabi. Ayan, depende kung i-DQ, no? Pero di ko alam sa ating admin if everyone decide sila. Abang ka lang, hindi mo kaya, yun ang sabi niya kasi. Pero yun nga, trash talk, syempre.
hindi po siya pwede sa ating pong tournament. And Balmond here, we have the ultimate. We have the meteor shower. Pero tingnan natin mamaya after ng game if ever ano magiging decision, guys. Pero yung nasabi, abang ka lang, di mo kaya. Di mo kaya. Ayun nga po. Lunox will get the kill for the Dairot. 23-19. And Bruno is down. Dalawa pang taga sa kanila. Nalipad po yung kanilang 1-1 dito. And ang grak natin, Karina, bumabalik-balik. Mukhang kaya nilang ubusin, ha. Sino nag-trash talk? Yung Bruno po. Yung Okinawa. Yung Bruno. Napatay siya ng 1-1. Hiding on the bush yung 1-1. And then, bumulag tayong Bruno. Tapos, dibilan lang type yung Bruno ng ano. Hindi mo ako kaya, sabi niya. Abang ka lang. Hindi mo ako kaya, sabi niya. We have the fatalink, pero nagbiso kanya fatalink dito. Hangin natin naman dito, mga lods. 1-1 nakakuha ng freight. Makalipad po yung 1-1 natin. Eh, wala ano, walang ultimate for the 1-1. Ito pa lang yung ultimate niya, guys. And we have the ultimate for the 1-1. Karina will fall down. Grak is well. Grak as well. Patay po siya dito, no? Oh, bawal kasi mang ano, Lodi. Bawal yung all chat, guys. Pero antayin natin yung ano, decision ng ating admins, mga tropa, peeps. Bawal kasi, ano yun eh, nasabi sa ating pong Russian, mga tropa, peeps, no? Mayroon sa sinusunod, di ata updated ang inyong mga players na bawal yung ano, trash talk, guys. Pero yun, oh, nakita ko na yun actually kanina, and yet, ano, tinuloy ko na kasing ganda ng laban nila. So parang ano, pangit naman, ano, ibitinin po yung ating mga viewers. Pero tingnan natin kung ano ba, i-out na ng ating admins yung ano, laban. Kumbaga, ipapanalo na dito BTK Peach. Pero actually, nakabawi ating mga BTK Peach 2.0 dito, no? And again, sa ating admins naman, wala lang tayong magagawa kundi kita talaga. Ito nga po si 1-1 na bilis tumakbo. Na-inspire sabay Chang is down. Sabay tipi-tipi sa mukha. Kaso nga lang, di ata nila kayang kunin. At ito Karina. Natin si Karina galaga ata. Lunox is down. Yun lang. Nakakapitas naman dito yung ating pong nga Bruno. 27-20. 56k. Pareha. 56k pareha sila. Dalawang wala. Chang Ipo and the Dairot. And right now, the BTK Peach 2.0 is starting here the Lord Objective. Karina here on the way pa lang. Grak yung provide here the crowd control. Same as the Atlas naman. Pero binabawa na ganun yung Gio. Hindi pinapangat po si Idol Karina. And Balmond will get here the Lord Objective. And Karina, we have the Winter Tranchon. Pero kailangan umuwi kasi yung Bruno. Baka sumegway na naman, no? Panalo-panalo segwayan po yung ating pong Bruno. I-tower lock ata ni Okinawa. And 1-1, dahil already, patay po dito, nag-tower lock, meron wind of nature, guys. Walang wind of nature, sayang. And Balmond dito will get here the Bruno. Abang ka lang sinabi. Ano sabi, Lodi? Abang ka lang, di mo kaya, sabi niya, Lod. Abang ka lang, hindi mo ko kaya. Yun yung verbatim na sinabi, tropa peeps, no? And anyways, tingnan natin guys kung ano mangyayari sa laban. Dalawa po ang tanggal for the ano. Dalawa po ang tanggal, mga Lodi, no? Red team turret has been destroyed. 29-21. Nag-chat saan, Idol Benji? Walang chat ako nakita, tropa peeps, no? And ito nga po, we have the Masha here, we have the Fatal Link. Grak is down. Meron immortality, pero mukhang mamamatay din po yung ating pong Grak na dire-diretso po ang lahat po nating Balmond. Pero may wall block. And buhay pa rin po yung Grak, guys. Buhay pa rin. Naku po. Chang'e dito ang matatanggal, pero sa kabila is 1-1. And Lunox here na pa-ultimate. Karina dito ang kanya makukuha. Ayun o, Dairot. And then, sorry, Dairot pala kanya makukuha. At mamamatay pa niya yung Karina. Mapapatay pa niya. That's gonna be a double kill for the Lunox, no? Nakadalawa pa dito si Idol Lunox. Eh, we have the ultimate. Kaya tunawin ba dito si Grak? Triple kill pa ata. Ayun nga, triple kill tayo for the Lunox, mga Lodi, no? Masha dito will fall down.
nakuha po nakatipong chunk. Yung tra- yung sasabi ni sir na ano, wala pong chat yung ano, yung ating pong ano. Wala pong chat unless post. Except for the post, syempre. Pero wala akong nakita na chat load. Aba sa second game, tropa. Wala talaga as in. Pero kung meron man, i-check na lang natin yung replay if ever. Sige, Lodi, i-check natin yung replay, tropa, peeps. (clears throat) 30-25, we have the 3K gold lead. At ito nga po, patay po ata dito yung ating pong Balmond. And then, i-review na lang natin, sige, kung sa second game, nauna dito si BTK Peach. Pero tingnan natin, guys, ha. We have the fate, maganda yung setup po dito, kaso kulang ng follow-up. Wala pa yung mga teammates sa ating BTK Peach 2.0. Ito pala yung ating 1-1 na umaangat. Makalipad pa ating 1-1, kaso nga lang, napalayo. At wala kang bawas-bawas against Karina. Dapat sa direct na lang pinuntahan niya, hindi na lang po yung ating pong Karina. Sige, last pass na lang po, and then we'll review po. We'll review, guys. 34-25, we have the ultimate for the Grok. And Atlas dito is down 1-4-1. Ang nangyari palitan, make it 2 pa guys dahil wala po yung kanilang Lunox. And then umaangat ngayon ang ating pong mga members dito, no? Mukhang magkakaubusan tayo dito, mga tropa peeps, no? And naglo-lord na ating pong mga Reshi Kidzune, guys, no? After na siguro nang ipatapusin natin, still, I think the players are enjoying this game. Para matapos na para hindi natin bitinin, mga tropa. Total, nandito na rin tayo. Tuloy natin laban. Saka tayo mag-consider ng DQ. Or wait sa nasa admin's edition. Eh, kung tingnan natin yung sitwasyon, tingnan mo natin, investigate mo natin yung nangyaring trash talk na yan, mga tols, no? Eto nga po, 1-1 is down. Kasi mas for the Bruno. And 8 seconds tayo for the Atlas. Kaya ba mag-defend? Eh, go-go na dito natin pong Karina. Kaya ba matapos? Direct naman yan. Pero andito yung Atlas nila. So may Fatal Link. May Lunox pa yan. Mukhang hindi kaya. We have the Fatal Link for the ating pong Atlas. Sabay na bayan po ng combo na ating Lunox. Pero Chang'e here to now. Si Lodi Lunox. 1-for-1 trade. Di ata nila kaya, man. Di ata nila kaya tapusin, tropa, peeps. Ultimate tayo for the Grok. Karina here, umiiwas dito sa ating pong mga BTP 2.0. Looking siya for ano eh, space. Kasi siya pwedeng ano, gumawa ng play. Three towers down, same as the outer turrets, guys. I mean, third towers dito. Tatlong third towers is down, mga tos. And we have the Chang'e, paso kinancel out po ng Fatal Link. May sprint tayo for the Chang'e. Tumatower lock po si Chang'e dito. Gusto natin tapusin yung ating game. Tamang out, shields up. And yung ano, minion wave, guys. Minion wave. Tatapusin natin minion wave, guys. Pwede mag-ano ultimate si Grok. Pak. 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 Isa pa. Isa pa. Ayan na nga. Isa pa. Awit isang wanita. Hindi pa matatapos yung game, guys. Chang'e. Kaya bang tamahan? Ayun nga. This is the game number 3. Reshi Kidzune. Siya po ang panalo. Pero, tatry po natin i-review, guys, no? Ayan, iyan natin, titingnan natin, Lodi, if ever, na nauna ng trash talk itong, ano natin, BTP 2.0. Pero kung wala tayo makikitang screenshot, kasi sabi ni Sir Benji, no, nauna, etong ating pong mga BTK PH. Wait lang po namin yung SS po ni Sir Reshi. Nauna daw kayo BTK. Unless, alam ko pwede, ano talaga eh,
Bawal talaga man trash talk unless sa GC, mga lods. Game tayo ANM versus D-Corpong, we. Wait na lang si Sir Benji, ha? Sabi kasi meron tayong ano. Pero anyways, we'll proceed na sa ating second pair. Under review na lang yung laban nila. Ire-review na lang natin, tropa peeps, no? Corpong we, ID ni ano, ANM. Wait lang, ID po tayo for the ano. Ayaw nga pala, na-follow ko nga pala si ano, ANM. Offline. Wait lang, huwag ano, si airbreak lang tayo saglit mga tropa. No? Pa-invite, sir. Wala pa, hindi pa online to. DQ time is 8:20 first game, 8:30 tayo for the DQ game to, guys. Yes, Idol Charles. Ayan, mag-login na yung Lodi sa ating mga ANM. Ini-invite ko na po ang inyong top captain. Tara natin si Sir. Kasi si Sir is...
Wait lang po, papalit daw po cellphone sa namin, Noted Lodi. Ayan, nag-decide na po mga tropa peeps. Etong ano. Ba't di ako mapag-chat? Ba't di ako mapag-chat dito? Naglolo ko daw messenger, wait lang. Pwede naman ata dito. Wait lang nga, ready na tayo guys. Wait lang nga, tapos yung ating issue. So, advancing tayo guys. Reshi po, Kidzuni guys. Wala tayong magagawa, decision made by the mismong head namin mga lords. And then, yun nga, for me namin, sa amin ni Sir Lester is, ano, may tumatawag sa akin? Sa amin ni Sir Lester is, ano siya, kinda ano, ready kaya. Sa amin ni Sir Lester is, ano, consider siya na ano, consider siya na trash talk pero ano, pero yun nga, si Sir PTV po na gano'n, mismong head na po namin yun na gano'n. Bibigyan na lang kayo ng warning shot, and then pag na ginawa nyo pa, talagang magigpit kami, madidikyo kayo mga tropa, no? Bibigyan namin ng warning mga lots, no? Again, yung ano po yung sinasabi ni Sir Benji, para sa akin, no, di ko alam mo sa POV nyo, pero for me, free from trash talk na sinasabi, Lods, na sabi ni Sir Benji is nag-chat din naman daw yan. For me lang, no? For me, guys. Kasi yung nakikita ko mga Lods, depende sa nakikita nyo. And wala naman kayo na-send na screenshots. Wala po talaga, tahimik talaga yung BTK page. Kayo yung nagsalita. Pero yun nga, moving forward na tayo, no? Decision made by the admin. And then, advancing po sa tournament. Congratulations, advancing po to the next round. Ayun nga po, moving on na tayo, no? Kalimutan na natin yan. Tapos ng issue. And ayun nga po, we have Corpong Wei. We have the Serena po and Esmeralda Ban. Sabla for the AENM, mga kanatatanggalin po is Valentina po and Karina. Send ko lang po yung ati pong live stream, no? And ayun, warning para sa ano, Lodi, no? Tayo, hindi ko mapagsasa messenger. So, Facebook tayo mag-send tropa, peeps, no? Wait lang, send tayo, guys, no? Ayan na. Sorry po. Thank you po. Sa soon po na sabihan ko po mga player. Thank you po ulit. Sabi ni Sir.
Si ano yung kausapin nyo? Si... Si BTK po, ano nyo? Kay BTK, please kayo mag-sorry. Kasi sa amin kasi wala ng issue yan kahit sino manalo matalo. Di ba? Manalo matalo. Wala akong pake. Sabi ko yun eh, no? I mean, wala sa akin kasi manalo matalo. Ang importante dito is na-showcase ko ang inyong mga skills and then yung play nyo, di ba? Sa akin is wala naman yun, no? Anyways, for the core pong way. Plus, di ko naman kilala ang mga teams dito. Wala akong kakilala ang teams. I'm a stranger in this tournament, mga Lodi. No? Anyways, ayan, for the core pong way, ating first 3 picks po is Franco, Grak, and then 1-1 ang kanilang first 3 picks. For the ENM, Kari, Dairot, and Rafaela tayo for the ENM. Ngayon, wala pa sila ditong support, and then gold lane. Kasi mukhang tank Rafaela to, utility tank. Pero di nag-ban. Di nag-ban ating core pong way. Pupaling Kupa. Ayan, for popol tayo and Kupa for the ENM. By the way, maglalaban bukas is the ano guys, the ating pong wala sa akin list. Wala sa akin yung list. Wala dito, wala. Mamaya ako nila announce after yung game nila. And for the core pong win naman, ano ka nila magiging last 2 picks. Mm-mm. Ayan, for the last 2 picks natin, Corpong Y, we have the Eve po and the Roger. For the ENM, ano kanila magiging last pick? Lilia. Lilia ata yung magiging support nila. Lilia or pwedeng si Cillian. Pero pwede rin naman yan. Lilia tayo. No? We have the Lilia. Lilia tayo, guys. Ang ating pong last pick, mga tropa. By the way, shoutout po sa ating mga viewers and this is the game number 1. Game number 1 ta, game number 1. Game number 1 pa ta, silig tayo nag-start. Actually, 7 PM yung schedule nila. Kaso, naging 8:30. 8:30, game 1 pala sila. Ang tagal nung na-start yung laban nila, no? Ay nga po, for the Corpong Way, we have Shredder tayo for the 1-1. We have Jesh for the Franco. Rosuang tayo for ating pong Grak. We have Shapot para sa ating pong Eve. And we have Flip Dizzy tayo for the Roger. On the other naman, sa ating pong ENM, we have Diggs tayo for the Carry. Renny Boy. Nox, Renny Boy. Renny Boy tayo, guys, for the, ano, the ating pong Dairot. We have, ano to, Chris Troy, 26 fire for the Rafaela. We have Chugad. And mamamat agad si Chugad, mga lods. Dying already. And we have TG Archie for the Lilia. Wait lang, change natin POV, guys. No? Ayan, na-secure, guys. Medyo matagal, even though sinamahan niya dito, no? Medyo matagal lang si Diggs dito na makakuha na ating mong purple buff. And here comes the Grak. Bibigyan ng pressure dito sa ating mong mid lane. Actually, pwede mag-go! Nice dodge for Archie, no? Na-dodge niya yung ano, hook dito ni Franco. I was expecting already na ma-hook siya dun sa moment na yun, mga Lodi, no? Really, really expecting on that moment na madadali siya dun. Kaso nga lang, hindi nadali. Nadodge siya, no? Nag-sidestep pa yun, Stage Art, you know? Nice sidestep. We have 500 gold din tayo. Eto nga po, we have Widow, pero yung Kupa yung na-hook dito. Pero okay lang yun, mapapressure naman ngayon si Popeling Kupa. Ayan na, humingi na pala si Reshi Kidzune. Ayan naman, sports lang. Saka ang ganda naman ng laban nyo. Kaso alam, merong issue na nag-ana. Pero ganda naman ng laban nyo, guys. And yun nga, kahit na nakita, already saw the parang ano, parang trash talk nga, or parang all chat nga.
Pero hindi ko ni-stop yung laban. Sinadya ko kasi hindi stop yung laban kasi ang ganda nung laban nyo. And I, for sure yung players nag-enjoy, yung nga lang natalo, syempre masakit sa loob. Pero still, andun yung experience and enjoyment for sure, yung thrill. Eto nga po, carry dying already. Carry here, boy pa din. May flicker out tayo, guys. Pero maghahabol ata ang ating muna Roger and Renny Boy. Renny Boy! Mamatay ata si Renny Boy dito. Ayan nga po, it's gonna be a kill for the ating pong Corpong Way. And right now, mag-i-start na to for sure ng ating pong turtle objective. Ayan. Pero anyways, okay lang yun. At least, di ba? Hinayaan natin na admin, syempre, admins ang magde-decide mga tropa. Huwag na yung ano, mag-side comments, kumbaga, antayin na lang tayo ng review. And tanggap, if ever na mali kayo, tanggap agad. If ever na, ano, i-consider, edi tanggap din, syempre, di ba? Anyway, with the bite po ng Franco, may hook pa yan. Ay, naku po, hindi nag-hook agad! Ba't hindi nag-hook agad si Joe, ay, si Jesh dito, walang hook ata. Pwede yun eh, kagat sabay hook, kahit na hindi mo itutok yun. As in, hook mo lang, as in, ano, first killan mo lang talaga. Tatama yun, guys. So, ngayon, walang kagat. BTK. Yes, idol! Laglag na po. Pero aba kayo ng slot, idol Denver TV Sports. I'm sorry for the, ano, for the, what happened. Ako na rin, sorry. And nag-sorry na rin po yung team captain. Advanced tournament natin is the Reshi Kidzune, mga tols. And we have the ultimate for the Dairot. And carry here, nakakuha ng free hit. Corpong Way, makakakuha ta. Yes, it's gonna be a kill. If it's down, nakakuha sa topping. Kaso nga na XP yan. Dapat binabantayan nila is gold lane. Si ano, si pinaka-head po namin nag-decide na i-consider yung nasabi. Pero yun, last warning yun, tropa, BTK PH, ayun. Don't worry, kapag isa pang umulit yung ating pong Reshi, talagang ibabagsak na natin agad, tatanggalin na natin agad mga tropa. No? And ayun, dating ginagawa ng BTK PH, kapag may slot, sali kayo mga tolls. No? Pag meron DQ, pag walang ano, pag may nakatulog na naman, kayo muntik na kayo nakatulog kanina. muntik na hindi nakasabi, buti nakahabol kayo. Pag may DQ, pwede ulit kayo sumali. Bawi na lang ano, BTK PH 2.0. Ang ganda rin naman ng game nyo nga. Aso nga lang, yun. We have the ultimate for the Franco. Hook sabay ultimate, no? And Rafael is down. Tito. And right now, Corpong Way. Really, putting a pressure. Nakakuha pa ng purple buff. For sure kasi si Diggs ay magtitipid ng retry dahil nga meron tayong turtle objective. Ngayon, wala ka ng purple buff. Mawawalan ka pa ng turtle objective. Ayan nga. Dalawa pa yung wala. Kung sinecure mo na lang, kasi matik, may turtle eh. And nagbo-blue buff ka pa. Ah, ginib nyo yung game, yun lang. Yun lang, dapat tinuloy nyo na lang yung laban, tropa pips. We have been a 2k gold lead, mga lods, for the Corpong Way. And nakakuha silang ano, mga turtles, pasok sa kanila for the Corpong Way. Ako kasi talaga, kung ako papapiliin, kung ako masusunod tropa, panalo kayo doon. Pero yun kasi, si Sir kasi yung nag-announce eh, tols. Kaya yun. Hope to understand, mga tropa, pips, no? And carry is down dito. Wala silang core, pero si Dairot ay umaangat. Mayroon tayong spree for the Glock. And tatakbo dito si Adam Fibdizi. Yung mga makakapag-out. Papalagpata! And here you go. Another kill tayo. Bumalik pa dito si Corpong Way, mga Lodi Cakes. Yun lang hindi ko alam tropa bis, pero yun nga, if ever ako talaga masusunod, I'll go with ano, pati Sir Lester, pero yun, i-consider ni Sir since replacement team naman daw, tapos hindi naman siya ganun ka-offensive. I mean, hindi siya offensive naman na ano, kaya ayun. So yeah, yun ang decision, mga lods, no? And we have the holy baptism. Kumagat po yung ating pong Franco dito. Kinagat po si Popoling Kupa. And Popoling Kupa is down. Okay pa yun. No? So, po, ano tank versus MM? Anong nangyari? Palitan na yun. At ito nga po, 1-1. Bumuwelo. May slow yan. May slow ito nga ating pong mga ENM. So, hindi ganun kadali na makakalipat po ating 1-1. Kahit na may inspire. Saka wala pa siyang damage masyado right now. Yun nga lang, si Flip Dizzy dito. Kumukuha ng mga libreng objectives. Sa kanya yung mga turtles, nakapag-invade pa ngayon. Etong mga ano, guys, no?
Ayan, nag-confirm na rin yung BTK PHN. Buti na lang, nagkaroon tayo ng closure ng mga tolls, no? Hindi ako pwede mag-chat, gag. Kahit sa GC pwede mag-trash toan, pero sa OA game, bawal. Ayan, nag-confirm na rin yung BTK PHN. Ayan, thank you so much, ano, sa understanding, lods. Okay lang po, buti mabait mga admin dito, pero sa ibang turn na DQ talaga, solid titi rin, kasi yun kahit malit na tawag dun. And, naisin niya rin, bumati na rin dito yung ating pong, ano, BTK PH. Na-confirm na rin, na-confirm na rin, all goods, guys. Sa ano, sa, pwede kayo sa GC, guys, sutuwa kayo online, pwede. Wag lang sa mismong game. And again, okay na yung sitwasyon, guys, no? Well played na rin sa both teams natin sa first pair natin. And sa ating game 2, ayan, focus tayo sa ating pong game number, pair number 2 or matchup 2, and this is the game number 1. 10-5 po tayo. We have here around 8k gold tayo in favor of the Corpong Wei. 40 seconds tayo for the Lord objective. Ayan. Wala eh. Pwede pa nga game number 2 yung towers ng Corpong Wei natin eh. Pwede pa pang ano pang game number 2, no? Ilan na kalamangan nila? 9k kalamangan nila dito sa gold. At wala minion wave, so di makapag-push. Pero they got already 5 towers and wala pang kabawas-bawas ang mga towers ng Corpong Wei. Wala pang kagas-gas-gas-gas mga tropa, no? 10-5 po tayo. We have here the 10k gold lead. At tingnan si Frank ay magagawa ba dito ng hook. And we have the hook for the Lilia. Lilia is down. We have the real world manipulation. Nilabas dito yung kanyang real world manipulation. And Popoling Kupa dito. Dying already pero may isang one nito lang nabuhay pa dito. Si Idol Popoling Kupa. Wala itong real world manipulation pero nakupo dito si Rafaela. At bibigyan dito ng ultimate ng Grak natin. Rafaela is down. And also for the Lilia, pagkakataon for the Corpong Wei na mag-go for the Lord objective. Even though nakasabay ng early itong mga members natin from the AE. From the AE NM, nung ating pong medyo mid game, ayan, mga 5 minutes onwards to late game, hanggang ngayon, 9 minutes onwards sa tayo, mga lods, no? Nagiging one-sided na or inuubos na kinakaya na sila ng Corpong Wei. Sinasawap na po yung mga resources, nakapag-Lord Turtles, halos lahat na pupunta na for the Corpong Wei. And we can do item check, makikita nyo yung kalamangan nila dito for the ating pong Roger, 3-0, War Axe, and this button ng Windtalker, while Demon Hunter Sword, and the Golden Staff for the carry. Pero usually, pag ano, carry ako, hindi na ako nag-Golden Staff. At ito nga po, we have the ultimate for the 1-1. Napag-ultimate tayo for the Lilia, and still alive po rin dito, and kicking mga tropa picks, no? Pag ako, pag ano, pag, ano, Endless Battle, ako, for, tapos Demon Hunter Sword for the carry, tapos Wind of Nature, hindi ko na siya gino-Golden Staff. Kaso golden yun na, hindi siya kora. And 35 tayo. Kahit pala po nagkukora, kaso hindi na ako usually talaga nagkukora din. Sorry, hindi na ako masyado naglalaro. 13k ang kalamangan na dito, no? And may Lord objective tayo sa ating top lane. Grak ang umarap ng pwesto. We have the ultimate ng Popoling Kupa. Dying already, bagsak po yung ating Popoling Kupa. And we have the 1-1 nakakuha ng free hit. Nakakuha ng momentum. Nalipad po ating 1-1. Carry pinauwi. Hinatid sa base. And this is the game number 1 for the Corpong Wei. 17-6. Laki ng kalamangan nila sa ating pong game number 1. Kami po, ano daw? Ayan, game number 1 agad tayo for the Corpong Wei. Hirapan dito yung mga sides. Yung mga sides na ito. And actually, yung dalaw kasi guys, yung dalaw na itong ano, ang tawag doon, yung dalaw nung ano, ANM, XP Lintol, eh yung Corpong Wei, sa Golden dumadalaw. So, dun pa lang eh, medyo nabigyan ng free space si Idol 1-1 para makapag-farm. Ako po always host nyo. Wait lang ha.
Sanet nyo ata yan, Corpong Way, kasi ako lagi na ghost par. Sanet nyo ata yan, Tropa Peeps, kasi ako lagi ghost ng Corpong Way. Feeling ko sanet nyo yan, pare koy. Eh, nag-host ako, wala naman eh. Wala naman kayong probs with my ano eh. Host mga lods, no? RC na lang yung lag, RC yung lag. RC na lang po yung lag, RC na lang yung lag. RC lang idol lag daw. Lag daw Lodi. So, one win tayo for the Corpong Way para mag-advance po for the next round. And, ayun, pwede ko ba i-stock yung ano? Wait lang, check yung ano, schedule namin. Para masabi ko na rin po yung laban while waiting guys kasi magre-recon daw. So, ayun, for the next game natin, we have here the Arc Illusion. Ay, hindi updated to. Wait lang ha, hindi updated tong ano nila. Hindi updated. Wait lang, hindi ko makita kung nasa yung updated na ano, na schedule. Hindi ko makita sa ano, shared images. Ay, meron nga pala kaming ano. Meron nga pala kaming list. Ano, maglalaban bukas? Ay. G1E Wait, ang maglalaban bukas. Sinan ko yun eh, kay sir. Last time. Eto, G1 Esports versus the, ano tayo, G4 Esports Laters. Ay, bukas pala, sorry, bukas. I-announce ko na rin, ay, i-announce ko na rin para, ano, ahead of time, mga Lodi, no? Ayan, so, first ban tayo, guys, for the ENM po is, yung ati pong Karina. Second na rin yung, ano, schedule, we have G1 Esports versus G4, dalawa magtropa, so, friendship over after ng, ano, tournament or after the game. And nga po, for ating pong Corpong Way naman, we have your ating pong Valentina. 1-1 po ang bina na ating pong AENM. Ayaw nila makalaban yung 1-1. And by the way, this is the last game. If ever manalo yung Corpong Way natin. Mag-advance sila sa ating pong next round. Ayan nga po, healthcare na bina natin pong Corpong Way. Ilang pakita lang tayo sa ating ano, live, no? Healthcare ito nga nilang tinanggal dito. Ano ang first pick nating AENM ngayon? Ito, dalawang ads pa daw. Akas na live, may ads pa daw. May ads na nga tayo sa live ko nga siya kay Sir PTV, guys. Payaman na tayo, payaman. So, first pick tayo for the AENM. Ano lang first pick dito is Atlas. For the Corpong Way naman, Esmeralda naman ang kanilang kukunin dito, mga lods, no? Esmeralda, and then, Beatrix, mga tropa, peeps, ang kanilang kukunin for the Corpong Way. So, ngayon, for the ENM naman, ano ang kanilang kukunin dito for the ENM? Where be the Yuzhong? Where be the Yuzhong, guys? And then Rafaela again, no, utility tank ba ulit or utility support naman, no? Ay, utility support kasi mayroon silang Atlas eh. So ano to, men, tank Atlas, support Rafaela, mga lods. Iyan yung kanilang magiging lineup, no. But shout out po sa ating mga viewers, shout out guys.
Sabi na for the core pong ano yung sasagutin. Pwede sila mag-go for the digi if they wanna go for the digi dito sa ating pong game number 2. Pero pwede rin mang hindi, no? And Franco ang kunin po nating core pong, no? We have the Franco. And then Franco pick. Ang pwedeng iban is core. Core tapos Goldlin. Core tsaka Goldlin mga tols. Ang pwedeng tanggalin dito. Baksha. Ayun, Baksha tank. Kasi pwede naman core yun. Kaso medyo kunat sila. Sobrang kunat. Kasi tingnan nyo mga Rafaela. Sasabayan pa ng Atlas mga tropa. Di ba? Yuzong, Baksha at ano, Yuzong. Sorry. Yuzong, Baksha, Atlas, Yuzong. Medyo OA sa kunat. Tapos Rafaela pa. Kukulangan sila ng damage output mga tropa pips. Pero depende sa kanila yun if they wanna go for that kind of lineup, no? Sabi lang for the core pong way. Cecilio would be good. Maganda yun. Maganda yung Cecilio pick nila dito. Pero una muna is Ling kasi nga walang core eh. So, wala pang core. Magkabilang teams dito, no? Mm-mm. So, mangyari palitan. Palitan ng core dito, no? And for the ENM, Roger would be good. Tapos sabihan po ng isang Brody. Double marksman. Sa bagay may ano naman sila, meron naman silang utility tank. So, I mean utility support. So, maganda rin double marksman setup. Double, parang double tank setup and then double marksman. Kaso nga rin, ganyan kind of setup is mamaya pang lingi papalo. Compared to a Corpong Way, kaya nilang pumalagagad ng early pa lang. And then po, Ling Sicilion, ang ating pong mga Corpong Way. But this is the game number 2. Game 1 goes to the Corpong Way. Ayan, good luck po sa ating pong both teams. Kailan po next na bracket? After niyang May 20. After niyang May 20, guys. Ayan, 5K gulita in favor of the, ano guys, no? Ay, sorry. Di pa, my bad. 5K gutuloy. Mali. Ulit from the top. Ayan, good luck po sa ating pong both teams. Bawi tayo for the ENM. Kayang-kaya. Wait, re-replyan ko tong ano, after po ng May 20. After niya May 20 pa yung ano, next round. Ayan, for ating pong next game, for the ENM, we have here the ating pong Atlas for Rene Boy. We have Chugad for the Yuzong. We have Chris Troy, 26 po tayo for the Rafaela. We have Quira for the, ang tawag doon, Brody. We have Diggs tayo for the Roger. Sa kabila naman, for the ating pong Corpong Way, we have Ross Wang para sa ating pong Esmeralda. We have Shredder for the Beatrix. Josh tayo for the Franco. Philip Dizzy tayo for ating pong Ling. And we have Shapot for the Cillian. Wait lang ha, i-chishan yung POV. Para goods. Ato nga po, Flip Dizzy will secure this little wonder. Yung retry ni Dix is napunta dito sa, ano, sa Jungle Monster. Oo, hindi niya nadali, no? Inom lang tayo sa tubig sa gate, mga tropa, no? By the way, good evening po sa ating mga viewers. Good evening, guys. No? Post legas for the Esmeralda. Nawala yung Cillian ata nila, tols. Ayan, post lang tayo saglit, mga lads. 1 meet and then well rush yung po right away. So, ayan. Good luck po sa ating pong both teams. Ten seconds, guys. Mm-hmm.
Game, 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 game. Wala pa rin si Silio natin. Post request tayo another post. Wait lang, after ng gank, after ng gank. We have the Tempest of Blades for the Ling, guys. And, mamatay pa natin yung bro. Di patay pa yung bro. Ay, patay pa yung Ling, guys. Patay pa yung nag-gank. And we can do post. Pero kasi na, ba, kasi ma-DG kapag pinost natin agad-agad tropa. Wait lang, palapasin na natin si Josh dito kasi nag-try siya mag-hook. Ayan, so another post tayo for ating pong ano, ating pong core pong way. And that's gonna be the first blood for the Brody. Naku, yung Ling ng gank, pero siya pa yung namatay dito, no? Ayan, sorry for that. Meron na, medyo na-delay tayo ng 3 seconds, mga Lodi, no? Wala pa rin yung... Ay, andito na si Leon, ayun. Pero ANM, nakabuelo na para makapag-turtle objective na. Pero let's see kung masesecure pa ni Flip DC o ma-steal niya po yung ating pong turtle objective. Petri, nakakupo! Turtle objective secure for Flip DC, guys! Yan sa ating bottom lane. Brody hindi pa naka-uwi dito. We have the flicker for Jesh. And you hear me na micro pa rin dito ni Lodi Kuwira. And gumagawa pa siya talaga ng play si Kuwira dito. No? Hindi siya basta-basta nagpapatalo sa ating pong laning. And ayun nga po tayo, no? Weepy, weepy. 1-0 tayo, guys, ha? 1-0. One zero tayo in favor of the Corpong Wei. Shout out po sa ating pong mga viewers. 500 gold din tayo, guys, in favor of the ano of the Corpong Wei pa rin, no? Kasi nga dahil sa turtle objective natin. We have to go for the Franco. Kagad ba si Josh? Kung maganda po dito at si Lodi Josh dito. And si Lodi burst out down. Pero di pa rin sapat para patayin po dito si Idol Rafaela. Pwede pa sanang fatal pero di nagbigay ng fatal link si tropang Rafa, ano doon, si tropang Renny Boy. Di siya nag-go for the fatal link. Sayang naman. Malalim na eh. Malalim yung pwesto ng ating mga tank and support eh. Sorry, and wala na skills. Etong ating mga Corpong Wei. That would be a great opportunity for the ANM para makakuha dito ng setup, mga lords, no? At ito nga po, Kuwira, dahil already we have the Atlas, Fatal Link, Beatrice ang nakapusuan dito, pero kayang-kaya. Oo, kayang-kaya naman pala, sorry. Kayang-kaya naman pala dito ibigyan si Idol Beatrice. Wala rin flicker for the Beatrice na gamit niya kanina, no? We have 2-0. Pero still, kahit natingin naman, natatalo sa ano, natatalo sila sa kills, 2-0, men. Pero, when it comes to the gold, bakit nga ba lumalamang pa ng konti etong core pong win natin? Number one is naubos na yung gold piece sa bottom lane. Number two is turtle kanina. Nakuha niya turtle. Ito nga po, we have the hook, Franco. Nakuha niya Roger. And Roger, Roger dito, mamamatay. Pero still boy pa din. Grabe din yung ano sustain na pinro-provide dito ni Adel Rafaela. Pero Rafaela ang magiging ally dito sa ating game number two, no? Pero grabe, kanina pa yun, ha? Rafaela, muntik na kanina, kinagat na, binus na ang lahat. Roger as well. Hook, kagat, still buhay pa din. Dahil nga sa sustain na pinoprovide yung healing galing provided by the Rafaela dito sa ating pong game number 2. Bawing-bawi, no? Bawing-bawi. And dahil nga po, tamang delay. Tamang delay for the Franco. Kahit isa lang eh, pero pwede niyang ulit-ulitin kung trip niya.
Pero kasi delikado kasi hindi rin po yung ating pong atlas, guys, no. Meron tayong ultimate for the Beatrix. They wanna go for the Quira. Hindi pa nila mabigyan. Ang galing ni Quira, promise. Kaya nang discard yan yung kanyang hero. Pero ito nga lang, we have the flicker sabay kagat. Wala kang galaw dyan. Yan, kung flicker kagat. Pero kanina kasi kahit ginagang siya, siya pa yun nakakapatay. Napatay pa niya yung Ling. Napatay niya yung Beatrix, di ba kanina, sa ating pong bottom lane. I mean, napatay niya yung Ling. Tapos, ginang siya dito yung Franco sa Beatrix. And still, buhay na buhay pa rin siya, guys. Grabe rin yung galawan ni Quira. Pero this time is mamamatay po yung ating pong Franco. Merong ano, kagat eh. Flicker kagat, wala talagang galawan yung mga tropa, no. All to tayo, we have the 2K gold in favor of the Corpong Wei. We have a hook daw ang ating pong Franco sabay kagat. Yuzong, hindi na naman papagalawin. We have the dragon form pero di makapag-out ngayon. Hindi makapag-out yung ating pong Yuzong dito. So, mamamatay siya dito, mga tropa pips. We have 2-3. 3K golded po tayo, guys, no? Oo, 3K ang kanilang kalamangan dito. Pwede shout out po sa ating pong mga viewers. At ito nga po, nakuha dito yung purple buff. At ito nga, papatayin ata siya dito. May na. We have the ultimate for the Brody. Tamang delay. Ano din eh, delay habang ang Corpong Wei is mabibigyan ng opportunity para mag-go for the turtle objective. And turtle objective is up. Ayan nga. Tamang binabakuran dito ni Idol Franco. Dinedelay dito yung ating pong purple buff, mga Lodi. No? At ito nga po, patay po dito. Nahook sabay kagat po ni Franco. Alam niyo naman kasi ang ating pong Franco is malakas talaga mag minus 1. Oo, ganyan yung potential niya. Minus 1, hook kagat, pwede ring hook para mapag minus 1 dito, Lods. At saka ganun kabilis lang, no? Parang Selena, no? Pag, ang Selena kasi, pag tumama yung Abyssal Arrow, patay na. Ganun lang din for the Franco, no? First kill, hook, or kagat, pwede yun. And then, minus 1. We have here the 5K goal in favor of the Corpong Wei. We can do item check for the 7-minute mark for the Atipong Core. We have the Windtalker going for the War Axe and then Link here, Windtalker and going for the Berserker's Fury. Yan ang kanyang item dito. And yung mga towers ah, pero this time naman for the round number 2 guys, nabawasan naman yung ano, nabawasan naman yung mid. Pero game number 1 lang, bawas yung mga targets sa ating Corpong Wei. Siguro laking bagay na rin yung na-DC po yung kanilang silo kanina. And we have the Fatal Link for na Atlas. Ibayan po ng Dragon Form to Zone at mga members po natin, Corpong Wei. Pero Esmeralda is down. Esmeralda is down. And yet, hindi nila mapapatay. Corpong Wei, Esmeralda lang ang kanila makakuha. Makatatlo ang ating Corpong Wei sa pagkakataon na to, no? Win-win sila sa part na yun, no? Sa kanina, nawala yung intro na itong ANM. At yung ganda ng early nila. Idagdag mo pa yung Brody na hirap talaga i-gank. Hindi nila mag-punish yung gold lane kanina. Kahit na they're ganking 2 to 3 members and still yet, hindi pa rin na mapatay si Brody. Pero kanina, syempre, alam nyo, flicker kagat. Ito nga po, we have the hook for the Franco. Another being with tayo, mga Lodi. Flicker kagat. Oo, I mean, hook sabay kagat, no? Pero pwede sabay ng flicker, no? Hook flicker, yung pwede rin mga minus 1. Yun nga po. Basta kinagat ni Josh, wala talagang galawan. Yun lang, doble ingat lang for the ANM dahil once na makok talaga si Franco, Ematic, Corpong Wei, they see to it na talaga mabibigyan nila kung sino mang mahook dito na ating kong Corpong Wei. 6K, no, habang tumatagal, lumala yung kalamangan nila. Kasi yung mga outers is basag na eh. Basag na ito yung mga outer turrets and then ubusin nila yung mga resources eh. And right now, available yung Lord pero quarantine mo tayo for the ANM. That's why libreng-libre ang mga objectives mga Lords, no? Libreng orange buff, libreng purple buff, and then magiging libre pa yun. And we have here another hook, mga Lodi. Suki si Rafaela, guys. 0-5 na po dito si Rafaela. Libreng-libre talaga ginagawa ng Corpong Wei. Laging bingwit si Rafaela, no? Dapat IGN ito, ano eh, hook magnet, no? Laging hook, mga Lodi. And salo si Rafaela, mga Lods, no? Napakasukin ni tropa. Wala tuloy kayong ano, support sa ano, pag may clash or support tank, no? Sa pag may clash tayo.
ngayon meron tayong Lord Objective, Corpong Weh, kukunin po yung ating third tower in the middle lane. Kaya bang ano, erecta na ito? Kaya ba rumekta? Kasi may Fatalink tayo. Fatalink at Ling lang po nakuha, pero meron tayong Tempest of Blades. Sabay tumulong po yung Esmeralda natin. Atlas is down. Minus 1. Pero Ling naman makukuha dito. Sabay yung Flicker in dito ni Idol Beatrix. Naka-shotgun sa triple kill for the Beatrix. Pero kung papatay nga siya dito, double kill naman for the Brody. Pero tatlo ang buhay for the Corpong Weh. And I think tapos na ang ating pong game number 2. Advancing po sa ating tournament, Corpong Weh. And ano guys, ang ating pong game bukas, 1 pair lang tayo for tomorrow. We have G1 Esports versus G4 Esports. Again, congratulations po sa mga nanalo for tonight. We have Resi Kidzune versus Corpong Weh. And well paid po for both teams. Ayan, nice din, nice din. Hopefully, magaga bukas, guys. Hopefully, magaga bukas. Kasi ang tagal nag-start nung ating pong game. Ubos yung oras, guys. Sayang oras, mga tropa pips, no? Hopefully, on time tayo tomorrow sa mga next na teams. Kailan po para mawala po sa message request. And I'm out, guys. Have a nice day. Have a nice day, mga tolls. Thank you, thank you, thank you. Nice, nice, tropa peeps. And I'm out, guys. Have a nice day. And have a good night. And peace, yo.